Kabanata 3531. Ang mga miyembrong ito ng Cataclysmic Front, bagamat lahat sila ay takot na takot sa lakas ni Charlie, ngunit sa sandaling ito, hindi nila matiis na makita ang ganoong kahabag-habag at desperado na hitsura ni Joseph. Kung tutuusin, halos lahat sila ay nakatanggap ng mga pabor mula sa kanya, at hindi makaupo at walang magawa ng may kapayapaan ng isip. Higit pa rito, kung hindi binitawan ni Charlie, hindi lamang magkakaroon ng pagkakataon si Joseph na makatakas sa kamatayan, mahihirapan din ang kanyang mga tauhan na mabuhay. Sa makatuwid, isa-isa, lahat sila ay lumuhod sa lupa, umaasang gumawa ng higit pa para kay Joseph, at nagsama-sama upang humingi ng tawad kay Charlie. Nang makita ang napakaraming eksperto ng Cataclysmic Front na lahat ay nakaluhod sa lupa sa harap ni Charlie at yumukaw sa kanya, ang puso ni Jongquan ay walang katulad na nasa sabik. Mula sa eksenang ito, nakita niya ang pag-asa ng pag-usbong ng pamilya Wade, at, ang pagtaas na ito, hindi lang sa domestic level, maaari nitong gawing numero uno ang pamilya Wade sa buong mundo. Sa kabaligtaran niya, si Cheng Feng, na nakatayong mag-isa sa lugar, ay nataranta sa sukdulan sa kaibuturan. Ang lahat ng mga tao ng Cataclysmic Front ay lumuhod lahat, at ngayon, sa bahaging ito ng kampo, siya na lang ang nakatayo. Hindi niya alam kung dapat pa ba siyang tutuloy dito o magmadaling lumuhod kasama ang mga taga-Cataclysmic Front. Tiyak na hindi nararapat para sa isang tao na mag-isa. Gayunpaman, ang paghiling sa kanya na lumuhod para kay Charlie, ito, tila mas hindi nararapat. Kung tutuusin, siya ang padre de pamilya ng Su family, at sa simula ay nakakahiya na ang magsuot ng pagluluksa para sa mga magulang ni Joseph, ngayon kung siya ay lumuhod muli para kay Charlie, hindi ba't mas nakakahiya iyon? Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, direktang kinaladkad siya ng isang miyembro ng Cataclysmic Front sa tabi niya pababa sa lupa. Naunang bumagsak ang ulo ni Cheng Feng at tatayo na sana nang sinampal siya ng lalaki sa mukha, nagmura sa mahinang boses. Ikaw matandang balimatard. Lumuhod kaming lahat para magmakaawa para sa Lord of the Front, bakit hindi ka lumuhod? Bilisan mo at lumuhod ka para sa akin. Sa sampal na ito, agad na namamaga ang mukha ni Cheng Feng, at ang sakit ay napakasakit. Kahit 10,000 beses na siyang nagalit sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na magpakita ng kahit ano. Kung tutuusin, sa sitwasyong ito, wala siyang karapatang magsabi ng kahit ano, at matatanggap lamang niya ito kapag sinampal siya ng iba. Sa sandaling ito, lahat ng mga sundalo ng Cataclysmic Front ay nakatitig kay Charlie na puno ng luha ang mga mata, lahat sila ay naghihintay ng kanyang huling tugon. Tiningnan ni Charlie ang kahabag-habag na anyo ni Joseph at walang pakialam na sinabi, napakaraming tao ang nakiusap para sa iyo, nakikita kong lahat sila ay taos pusong sumusuporta sa iyo. Ngunit dinala mo sila sa bundok ng Wade Rest upang ipadala sila sa kanilang kamatayan dahil sa iyong makasariling interes, hindi ba ikaw, ang tinatawag na Supreme Commander, ay nahihiya sa iyong puso? Nabulunan si Joseph sa sakit at sinabing, nahihiya, ako ngayon ay labis na nahihiya, hindi lamang sa harap ng mga kapatid ng Cataclysmic Front, nahihiya sa harap ng aking mga magulang, kundi pati na rin sa iyo, Mr. Wade, at sa iyong mga magulang. Sabi, tumangala siya kay Zin pati na rin kay Liana, nabulunan, Tito, Tita, hinayaan ko kayong magmakaawa para sa akin, nahihiya din ako. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Zin at hindi na nagsalita. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung ano ang sasabihin bilang tugon kay Joseph. Kabanata 3532. Napatingin agad si Joseph kay Charlie, seryosong sinabi, Mr. Wade, kung hinahamak mo ako, hindi mo rin ako kailangang sayangin ang iyong oras, kung gayon maaari akong mamatay upang magsisi sa kasalanan. Kung mamamatay ako dito ngayon, mapasaya ka, mapatahimik ka, handa akong mamatay ka agad, hindi mabuhay kahit isang segundo. At ako ay handa na mamatay sa ilang, hayaan ang mga insekto at mga hayop na kumagat, hinihiling ko lamang sa iyo, Ginoong Wade, nabigyan mo ako ng isang paborableng kamay, hayaan ang aking mga magulang na bumalik sa lupa sa kapayapaan. Bahagyang kumunat ang noo ni Charlie, pagkatapos ay tumingin kay Luther at nagtanong, Mr. Siya, may dala ka bang kutsilyo noong lumabas ka ngayon? Magalang na sinabi ni Luther, bumalik kay Mr. Wade, may isa. Pagkasabi noon ay naglabas siya ng isang maiksi at matalim na talim sa kanyang baywang at iniabot kay Charlie.
Kinuha ni Charlie ang maikling talam, pagkatapos ay inihagis ito sa harap ni Joseph, at sinabing walang pakialam. Dahil isa kang anak na anak, alang-alang dyan, ipinapangako ko sa iyo. Pagkamatay mo, hindi kita ililibing o ang labi ng iyong mga magulang o ilalantad sa ilang. Sa halip, babayaran ko ang iyong mga hinaing ng may kabanalan at ililibing kita at ang iyong mga magulang ng sama-sama, upang makalakad ka ng payapa. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay lumitaw ang isang nakaka-relax na ngiti sa mukha ni Joseph, habang nakatingin siya kay Charlie, ang kanyang ekspresyon ay may buong pasasalamat din. Pagkatapos, muli siyang yumuko at binigyan siya ng isang mabigat na kowtow. Sa pagkakataong ito, yumuko siya ng mahabang panahon bago itinaas ang itaas na bahagi ng katawan at sinabing may napakalaking pasasalamat, "Salamat Mr. Wade sa iyong dakilang kabaitan at pagganti sa iyong mga hinaing ng may kabutihan. Ang kabaitang ito ni Mr. Wade, ako, si Joseph, ay hindi masusuklian sa buhay na ito. Gusto kong maging baka at kabayo sa susunod kong buhay upang masuklian ang kabaitan ni Mr. Wade." Pagkasabi niyon ay inabot niya ang maikling talam sa kamay niya. Nang malapit na niyang itutok ang dulo ng talam sa kanyang puso, balak niyang saksakin ito ng malakas. Isang grupo ng mga lalaki mula sa Cataclysmic Front ang muntik nang bumagsak, at isang malaking grupo ng mga tao ang sumigaw, "Supreme Commander, huwag gawin ito." Nilinggan ni Joseph ang kanyang pinakamatapat na mga tauhan at nakangiting sinabi, "Mga kapatid, ako ang nagdawat sa inyo ngayon, kaya patawarin ninyo ako. Sa karagdagan, tandaan mo, pagkatapos ng aking kamatayan, ang Cataclysmic Front ay automatikong binuwag, lahat kayo ay hindi dapat maging kaaway ni Mr. Wade, o sa pamilya Wade. Kung nakikibahagi ka pa rin sa industriya ng mersenaryo, hindi ka na dapat pumasok muli sa China sa buhay na ito, naaalala mo ba?" Nang marinig ang mga salitang ito, ang lahat ng mga tao ay umiyak na. Alam nila na si Joseph ay handa ng mamatay, at ang tagubay lang ito ay ang kanyang huling palm. May nabulunan at nagsabi, "Supreme Commander, pwede tayong sumang-ayon sa lahat ng iba pa, pero bakit hindi mo pa kami papasukin muli sa China? Kung hindi na tayo muling makapasok sa China, hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong magbigay galang sa puntod mo." Bahagyang ngumiti si Joseph at sinabing, "Sapat na para sa magkapatid na magkaroon ng ganitong puso, magbigay man sila ng respeto o hindi, hindi mahalaga. Si Mr. Wade ay mabait na hinayaan kaming magsama-sama muli doon, kaya sa wakas ay makakasama ko ang aking mga magulang at makabawi sa aking mga pinagsisisihan sa nakalipas na 20 taon. Hindi mo kailangang pumunta sa lahat para makita ako." Sa puntong ito sa talumpati ni Joseph, halos 100 miyembro ng Cataclysmic Front ang umiyak na. Ang mga nangungunang mersenaryong ito, na karaniwang pumatay nang hindi kumukurap, ay lahat ay marupok tulad ng isang bata na 3 o 5 taong gulang. Alam nila na ngayon ay nawala na ang momentum ng front, ang malaking larawan ay napagdesisyonan na, si Joseph ay tiyak na mamamatay. Ibinigay pa ni Joseph ang utos ni Charlie na magpakamatay bilang isang malaking biyaya, na nagpapakita kung gaano ganap na natalo ang Cataclysmic Front sa pagkakataong ito. Ngayon, walang makapagliligtas sa buhay ni Joseph, dahil ang buhay ng lahat ay nasa kamay ni Charlie. At si Charlie, mukhang hindi pa siya handang buhayin si Joseph. Bahagyang ngumiti si Joseph at sinabi sa kanyang mga tauhan, "Mga Ginoo at mga Ginoo, ang ating mundo ay naghahati pagkatapos ng mahabang panahon. Sa mahabang panahon, pinaghirapan mo ako, sa loob ng maraming taon. Ngayon ay tapos na ako sa inyong lahat, kaya magpaalam na tayo." Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni Joseph ang kanyang maikling talam at itinutok iyon sa kanyang puso. Kabanata 3533. Bagamat nawasak ang mga meridian ni Joseph, sapat pa rin para sa kanya ang paghawak ng kutsilyo para patayin ang sarili. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya sa slash na ito, at mabangis ito dahil gusto lang niyang gamitin ang slash na ito para tapusin ang buhay niya ng simple at mabilis. Ang dahilan kung bakit gusto niyang maging malutong ay dahil ayaw niyang mapanood siya ng maraming tao na kumikibot sa lugar ng matagal bago siya namatay sa isang miserableng kamatayan. Sa sandaling ito, matagal na siyang handa na mamatay. At maraming mga sundalo ng Cataclysmic Front, naiintindihan din na ang lahat ng ito ay naging isang foregone conclusion, walang sino man ang makakabalik sa nakaraan. Ngunit sa sandaling ang maikling talam sa mga kamay ni Joseph ay tumusok sa kanyang damit na nagdadalamati,
naghiwa sa balat ng kanyang dibdib at halos tumagos sa kanyang puso, ang daliri ni Charlie ay bahagyang sumipa, at isang aura ang bumalot sa maikling talim mula sa dulo ng kanyang paa. Kaagad pagkatapos, nang aktwal na itinusok ni Joseph ang maikling talim patungo sa kanyang puso, ang maikling talim ay biglang nagkapira-piraso sa harap ng kanyang dibdib, agad na pumutok at naglaho sa hangin. Sa sandaling ito, ang lahat ay tulala, at si Joseph mismo ay hindi makapaniwala. Nalaman niyang nawala ang maikling talim sa kanyang kamay, at nang tumingin siya sa ibaba, ang natitira na lang ay ilang pinong parang alikabok na pulbos sa palad ng kanyang mga kamay. Walang reaksyon ang buong utak niya, bakit naging pulbos ang talim sa pagdampi ni Charlie, pangalawa ay hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang niligtas ni Charlie sa mga oras na ito. Hindi niya namamalayan na itinaas ang kanyang ulo, nakatingin sa isang nalilito na si Charlie, hindi sinasadyang nagtanong, "Wade, Mr. Wade, ikaw ito." Walang pakialam na sinabi ni Charlie, kahapon nang dumating si Harmon sa pintuan, sinabi sa kanya ng aking lolo ang tungkol sa isang nakaraang kaganapan. Pagkasabi niyan, tumingin si Charlie kay Joseph at nagsalita, "Alam mo ba kung ano ang sinabi ng aking ama noon nang marinig niya na tumalo ng iyong ama sa kanyang kamatayan?" Marahang umiling si Joseph na may blankong ekspresyon at sinabi sa mahinang boses, "Hindi ko alam, pakiusap ni Mr. Wade na magpaliwanag." Tumingon si Charlie upang tumingin sa direksyon ng puntod ng kanyang mga magulang sa malayo at mahinang sinabi, "Sinabi ng aking ama na hindi niya pinatay si Arthur, ngunit namatay si Arthur dahil sa kanyang sariling mga aksyon. Kahit na makatarungan niyang napagtagumpayan ang iyong ama, ngunit pagkatapos na marinig ang tungkol sa pagkamatay ng iyong ama, nakaramdam pa rin siya ng kasalanan tungkol dito, ang mga tinatawag na mahabagin na tao, ay dapat na maging kanyang uri ng tao." Si Joseph na walang kapantay na nahihiya ay nagsabi, "Ang iyong ama siya, tunay na may pagmamahal at katwiran, noon ako ay bata pa, ngunit nakarinig din ng maraming chismis tungkol sa kanya, maraming tao ang nagbanggit sa kanya ay labis na hinahangaan." "Oo," tumango si Charlie, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Joseph, ikaw ay itinuturing na napakaanak, ngunit sa aking paningin, kalahating anak na lalaki lamang, alam mo ba kung bakit?" Umiling si Joseph at sinabing, "Gusto kong marinig ang higit patungkol dito." Seryosong sinabi ni Charlie, "Ang pagsunod sa anak, kung unawain lamang ang salitang ipaghiganti ang kanilang mga magulang, o ang pagkamatay ng kanilang mga magulang, ay hindi isang panig, dahil binabalewala mo ang mas mahalagang pamana. Mayroon tayong 5,000 taong gulang na kasaysayan, kung kailangan mong paikliin ito, ito ay talagang walang iba kundi ang salitang pamana. Ang mana, na pinaghiwa-hiwalay upang makita, ay ang pamana at paghahatid, sa huli, dapat gawin ng bawat tao upang magpatuloy, na hindi hinahayaan ang lahat ng mayroon ka ngayon sa wala sa sinuman pagkatapos ng iyong sarili. Sinasabi ng mga tao na dapat nilang manahin ang pilosopiya at karunungan ng mga lumang ninuno para sa nakaraang pantas. Maaaring hindi maabot ng mga ordinaryong tao ang taas ng pagkatuto ng mga banal, kahit paano ay matutong magkaroon ng guro, ipasa ang kaalaman na natutuhan mo mula sa iyong mga guro, iyong mga magulang, at mga nakatatanda, at ibigay ito sa iyong mga inapo. Kahit hindi mo man lang matutunang maging guro, at least, dapat ipagpatuloy mo ang bloodline na ipinamana sa iyo ng iyong mga magulang, imbes na sirain ang mga inapo ng sarili mong pamilya." Sa pagsasalita tungkol dito, nakita muli ni Charlie si Joseph na lumuluha, kaya pagkatapos ay isang bahagyang pagkatalo, nagpatuloy, "Isipin mo, dumadaloy ka, hindi lang sa linya ng dugo ng iyong mga magulang, kundi sa dalawang pamilya ng iyong mga magulang, libu-libong taon hanggang sa linya ng dugo. Ang mga bloodline na ito ay nakaligtas sa hindi mabilang na mga digmaan at sakuna, at ngayon, sila ay masisira sa iyong katawan. Sa tingin mo ba patatawarin ka ng mga magulang mo kung pupunta ka sa kanila at samahan mo sila ng ganito?" Nang marinig ito, napahikbi na si Joseph, sa sobrang hiya ay hindi man lang siya naglakas loob na tumangala. Kabanata 3534. Napansin ni Charlie ang pagbabago sa kanyang mga mata at nagpatuloy, "Wala kang mga anak, kung mamatay ka, ano ang magagawa mo kahit na mayroon kang mga kapatid na ito? Kapag sila ay nabubuhay, dahil ikaw ay nakinabang sa kanila, sila ay maaaring pumunta pa rin upang magwalas sa mga libingan mo at ng iyong mga magulang, at kapag sila ay namatay,
ang kanilang mga anak ay hindi man lang nakita sa iyo bago sila ay dumating sa malayong paraan upang walisin ang mga libingan ng iyong pamilya para magbigay pugay. Sa ganitong paraan, pagkatapos ng ilang taon, ang libingan ng iyong pamilya ay hindi naiiba sa isang mass grave. Kung mayroong pagkuha at pagunlad ng lupa, natural at gawa ng tao na mga sakuna, ang mga abo ng iyong pamilya ay hindi kinokolekta. Kung ganoon, ano ang pagkakaiba nito sa mga buto na itinapon sa lupa? Nang marinig ito, malalim na ibinaba ni Joseph ang kanyang ulo, ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng husto, at ang mga luha ay patuloy na umaagos at tumutulo sa lupa. Gusto rin niyang mabuhay ng husto. Gayunpaman, natakot siya na baka hindi siya pabayaan ni Charlie, at hindi niya hahayaang mabuhay ang kanyang mga kapatid. Dagdag pa para mapanatili ang kagandahang loob at kapayapaan ng kanyang mga magulang, maaari lamang niyang piliin na mamatay. Gayunpaman, biglang may pumasok na isip sa kanyang puso, bigla lang pinutol ni Charlie ang maikling talam sa kamay ko, hindi kaya, may balak ba siyang iligtas ang buhay ko? Gayunpaman, hindi nagtagal, napabuntong hininga si Joseph sa kanyang puso, natatakot akong nag-overthink ito. Naging napakawalang galang ko sa kanyang mga magulang, paano niya nailigtas ang aking buhay? Kung ako ang nasa lugar niya, matagal ko nang pinatay ang sarili ko. Pagkatapos ay sinabi ni Charlie, Joseph, dapat mong malaman na ang mga tao ay likas na namamatay, ngunit subukang alalahanin pagkatapos ng kamatayan upang patunayan na sila ay dating umiral sa mundong ito. Ang mga pantas at martir, libu-libong taon pagkatapos ng kanilang kamatayan, ay naaalala pa rin. Ito ang pinakamataas na antas ng kahulugan para sa mga tao na mabuhay ng isang buhay. Kahit na ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging pantas at martir, maaari nilang iwanan ang kanilang mga pangalan sa kanilang family tree, upang maalala sila ng kanilang mga anak at apo. Tulad ng aking pamilyang Wade, ang puno ng pamilya ay naipasa sa daan-daang taon, at bawat ninuno ay may pangalan sa puno ng pamilya, ito ay patunay na sila ay umiral, at hangga't ang aking pamilyang Wade ay maunlad, ang kanilang mga pangalan ay mananatili, hinding-hindi malilimutan. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Charlie kay Joseph at walang pakialam na sinabi, gayunpaman, kung mamamatay ka ngayon, ang mga pangalan ng iyong mga magulang ay ililibing din sa lupa kasama mo. Marahil ikaw, bilang Lord of the Cataclysmic Front, ay maaalala pa rin sa loob ng ilang dekada pagkatapos ng iyong kamatayan, ngunit sino ang makakaalala sa iyong mga magulang? Itatapon na lang sila sa mahabang ilog ng kasaysayan, hindi na maaalala, gaano kalungkot iyon. Si Joseph ay labis na nahihiya sa sandaling ito. Noong una, handa siyang mamatay ng bukas palad, ngunit ngayon ay bigla niyang naramdaman na kung mamatay siya ng ganito, hindi niya makikita ang kanyang mga magulang at ang mga ninuno ng pamilyang Juan pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga salita ni Charlie, sa kanya, ay simpleng pumatay ng puso. Pinahirapan siya nito ng 10,000 beses na higit pa sa kamatayan. Noong una, naramdaman pa rin niya na ang kamatayan ay isang uri ng kaganhawahan, isang uri ng pagtubos sa sarili. Ngunit ngayon na pagtanto niya na ang kamatayan ay hindi isang kaganhawahan, hindi pagtubos, ngunit isang kahihiyan sa kanyang mga magulang at mga ninuno. Dahil sa pagkamatay niya, tuluyang mawala sa ilog ng kasaysayan ang kanyang mga magulang, pati na rin ang kanyang mga ninuno. Mawawala rin ng tuluyan ang pamilya, na dumaan sa libu-libong taon ng pagdurusa. Ang buong pamilya ay walang natitira na katibayan o kahulugan ng pag-iral. Kung iniisip ito, ang kanyang puso ay mas masahol pa sa kamatayan. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Charlie sa kanyang sobrang pula at namamaga na mga mata, tinitingnan siya ng may malaking debosyon, at malakas na nagmamakaawa ng may paggalang, Mr. Wade. Handa akong ibigay ang lahat. Nakikiusap lang ako na maging bukas palad at bigyan mo ako ng pagkakataong gawin ang aking tungkulin bilang anak. Isinusumpa ko sa aking mga magulang at sa mga ninuno ng pamilyang Juan na gagawin ko ang lahat para pagsilbihan si Mr. Wade sa buhay na ito, at hindi ako titigil hanggang sa mamatay ako. Alam ni Charlie na kung papatayin niya si Joseph, kailangan niya itong patayin ng malinis, ngunit kung hindi niya ito papatayin at gusto niya itong kunin bilang sarili niya, kailangan niyang hayaan siyang masira at tumayo pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay ang pinuno ng Cataclysmic Front, isang tao sa ibang bansa 20 taon, ay maaaring labanan ng ganoong laki ng pundasyon, ay tiyak na hindi isang hamak na pag-iral sa mga tao.
A. Kung umaasa lamang siya sa malakas na panggigipit at pamimilit upang supilan siya, kung gayon ang pagmamataas at pagsuway sa kanyang mga buto ay dapat na naroon pa rin, at pagkatapos ng ilang taon ng paghihintay, tiyak na ilalabas niya ang kanyang panloob na kulay at muling tatayo sa kanya. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay upang sirain ang kumpiyansa ng taong ito sa zilch. Hindi mo ba naisip na napakalakas mo? Kung gayon ang lakas ko ay mapipilit kang basagin ang sarili mong mga meridian ng walang laban. Hindi mo ba naisip na hindi mahalaga kung ikaw ay mab-aigo, na ang isang kamatayan ay makakalutas ng 1,000 kalungkutan? Pagkatapos ay ipapakita ko sa iyo na ang kamatayan ang pinakamasakit, pinakamalungkot, pinakatalo, pinakaduwag na pagpipilian sa mundong ito. Kapag na-block ka ng walang paraan, mawawala lahat ng pride at tiwala mo sa sarili. Gaya nga ng kasabihan, ang 100 refinement ay nagiging bakal. Paulit-ulit na pinapatay, paulit-ulit na namamartilyo, paulit-ulit na winasak at itinayong muli, bago ito magawang matalas na talim. Kaya, kinawayan ni Charlie ang kanyang kamay kay Joseph at walang pakialam na sinabi, yun lang pala. I have just took over the affairs of the Wade family, kulang talaga ang future sa manpower. Dahil mayroon kang ganyang puso, kaya kung iligtas ang iyong buhay, bigyan ka ng pagkakataong tuparin ang iyong pagiging anak sa anak, ngunit ikaw at ang lahat ng iyong cataclysmic front ay dapat maging tapat sa akin. Sa buhay na ito at sa mundong ito, hindi mo dapat suwayan ang alinman sa aking mga utos. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Charlie kay Joseph at sa mga kawal sa likuran niya at nagtanong sa mahigpit na boses, payag ka ba? Kabanata 3535. Nang marinig na handa na siyang bitawan ni Charlie, ang emosyon ni Joseph ay nasa sabik hanggang sa halos gumuho. Pero pinipigilan pa rin niyang umiyak sa sakit at walang pag-aalinlangan na sumigaw ng Mr. Wade, payag ako. Isang grupo ng mga sundalo mula sa Cataclysmic Front ang nag-react at sabay-sabay na sumigaw ng payag din kami. Sa isang iglap, ang tugon ay parang bulubunduking dagandong. Lahat ng iba sa eksena ay mukhang natulala. Walang inaasahan na ililigtas ni Charlie ang buhay ni Joseph at kasabay nito ay kukunin ang buong Cataclysmic Front sa ilalim ng kanyang pamumuno. Maraming tao ang hindi naintindihan kung bakit hindi nagpaubaya si Charlie hanggang sa huling sandali nang maputol ang kanyang mga ugat at handa ng magpakamatay. At bago bumitaw, binatikos din niya ang desisyon ni Joseph na mamatay ng mapagbigay na kamatayan. Sa katunayan, ang nilalaro ni Charlie ay isang tipikal na taktika ng psikolohikal. Ang parehong mangkok ng kanin, ibinibigay kapag ang kalaban ay gutom, at ang kalaban ay namamatay sa gutom, ang epekto ay ibang-iba. Bukod dito, ang dahilan kung bakit binatikos ni Charlie ang kanyang desisyon na piliin ang kamatayan ay upang sirain ang kanyang huling piraso ng kumpiyansa at dignidad. Sapagkat, sa sandali ng pagpapasya na magpakamatay, ang puso ni Joseph ay gumaan, at kahit sa kaibuturan ng kanyang puso, dapat ay mayroon pa rin kalungkutan ng pagkabukas palad hanggang kamatayan. Kung ang pakiramdam ng kalungkutan na ito ay hindi ganap na maalis sa kanya, pagkatapos ay isa sa alang-alang pa rin niya ang pagkamatay bilang isang uri ng kaluwalhatian sa hinaharap. Sa ilang mga aspeto, si Joseph ay katulad na katulad ng isang Japanese samurai, isang samurai na tunay na naniniwala sa espiritu ng Bushido, at si Don Giovanni ay may pagkakatulad, anuman ang kanyang lakas, ang mga buto ay ipinagmamalaki at hindi natatakot sa kamatayan. Kung ang isang tao ay hindi natatakot sa kamatayan, madali mo siyang matatalo, hindi ganoon kadaling kumbansihin siya. Sapagkat anumang oras ay iisipin niya, bagamat ang lakas ng matanda ay hindi makatanggap ng pagkatalo, ang malaking bagay ay ang pagkuha ng kutsilyo upang hiwain ang tiyan, pagkatapos ng hiwa ay maaari rin siyang mahulog mula sa isang bantog na reputasyon. Kaya, sa kasong ito, kinakailangan na ipaunawa sa kanya ang isang pangunahing katotohanan, sa palagay mo ba ay isang mahusay na bayani ka pagkatapos putulin ang tiyan? Hindi, kahit naglabas ng tiyan ka, isa ka pa ring malaking douche. Kapag nalaman niya na kahit ang kamatayan ay hindi malulutas ang problemang kinakaharap, ang lahat ng kanyang pagmamataas ay ganap na babagsak. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gustong itulak siya ni Charlie sa sukdulan. Sa paghusga mula sa agarang epekto, nakamit na ni Charlie ang kanyang layunin. Mula ngayon, tiyak na magiging tapat at masunurin si Joseph at ang kanyang cataclysmic front sa mga utos ni Charlie.
Ang mga tauhan at kaibigan ni Charlie, bawat isa sa kanila ay labis na nasa sabik. Ngayon talaga ang pinakahindi malilimutang araw para sa kanila sa buhay nila. Hindi na ito kasing simple ng paglalagay ng lupa sa kamatayan, ito ang lupa para maging Buddha, lupa para maging santo, lupa para maging dragon. Sa sobrang tuwa ni Philip ay napaiyak siya. Tumingin siya sa puntod ni Changying at Bumulong, Brother Wade, naging dragon na ang anak mo ngayon, at hindi lang nasakop niya ang cataclysmic front, pero naging pinuno din siya ng pamilya Wade sa maikling panahon. Ang damdamin ni Leon ay kapareho ng kay Philip. Siya ay isang tapat na lingkod ni Changying at nabuhay hanggang ngayon para sa araw na ito, kaya ang kanyang mga mata ay puno na ng luha ng hindi namamalayan. Ang pamilyang Wade naman ay halo-halong nararamdaman sa mga oras na ito. Ang kagalakan ay ang isang malaking krisis ay ganap na nawala. Ang alalahanin ay, si Charlie ay tila may casual na pangungusap, na ikinatuwa ang sarili sa trono ng pamilya Wade. Lalo na si Andrew at iba pa, nagsmack agad sila ng kakaibang lasa sa sinabi ni Charlie kay Joseph. Ang pangunahing layunin ng kumpanya ay upang magbigay ng pinakamahusay na posibleng serbisyo sa mga customer nito. Maaaring gusto niyang direktang maupo sa posisyon ng ulo ng pamilya Wade ngayon. Ngunit malinaw na hinayaan siya ng matanda na kunin ang mga gawain ng pamilya Wade, pansamantala, kapag nalampasan na ang krisis na ito, kailangan niyang ibalik ang kapangyarihan sa matanda ng masunurin a. Ang anak ng Ab, Turk na ito ay handa na bang itulak ang bangka ng direkta sa tuktok? Kabanata 3536. Ang iba pang miyembro ng pamilya Wade ay tumagos din sa layer na ito ng kahulugan, sa isang pagkakataon, maliban kay Layla, ang puso ng lahat ay nanlumo sa sukdulan. Para kay Andrew, mas gugustuhin niyang top icon si Wade rest ng cataclysmic front. Kung mas gugustuhin ng matanda na mamatay kaysa sumuko, mas gugustuhin din niyang direktang patayin ni Joseph ang matanda, at pagkatapos ay siya mismo, bilang unang tagapagmana ng pamilya Wade, ay agad na nagpahayag ng kanyang pagtanggap sa lahat ng mga kondisyon ni Joseph. Sa ganitong paraan, maaari siyang maging pinuno ng pinaliit ng kalahating pamilyang Wade. Pero kahit lumiit man ng kalahati ang pamilya Wade, nasa top 3 pa rin ito sa bansa. Dahil ang pamilya Wade ay lumiit at ang kanyang sarili ang nasa itaas, ang deal ay nadama na sulit ito. Dahil pareho ang tingin niya kay Charlie, ang pamilya Wade ay naging mapayapa sa loob ng maraming taon, ang matanda ay nakaupo sa ulo ng pamilya sa loob ng maraming taon. Kung walang malakas na puwersang panlabas na sumaire sa istruktura ng pamilya, mahirap para sa iba na maimpluwensyahan ang posisyon ng matanda. Gayunpaman, ang huling bagay na nais niyang makita ay ang kasalukuyang sitwasyon. Nanlamig si Joseph, at bilang resulta, dumating si Charlie. At ang ibig sabihin ni Charlie ay napakalakas, siya ang naging ulo ng pamilya ni Wade, kasama si Andrew ang ibang mga tao, ay agad na mawawala ng karapatang magsalita. Sa hinaharap, sila ay magagawa lamang upang humingi ng pagkain sa ilalim ng mga kamay ni Charlie. Medyo mahirap ding tiisin ang puso ni Elder Wade sa oras na ito. Tao siya, kaya paanong hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Charlie sa mga sinabi niya kanina. Ngayon, bumalik si Charlie sa pamilya Wade, at tinalo ang cataclysmic front sa Wade Rest Mountain gamit ang sarili niyang lakas. Sa oras na ito, nais ni Charlie na pangasiwaan ang mga gawain ng pamilya Wade at maging pinuno ng pamilya, walang nang ahas na magsalita, kasama siya. Gayunpaman, sa isang pangungusap lamang, siya ay direktang hinayla pababa, ang puso ni Jongkwan ay natural na higit o hindi gaanong nalulumbay. Malungkot niyang naisip sa kanyang puso, nang ilabas ni Song Taizu Jiao Kuangin ang kanyang kapangyarihang militar, inimbitahan niya man lang ang lahat na kumain at binigyan sila ng toast. Paano ako inaagawan ang posisyon sa pakikipag-usap sa iba? Kahit man lang kamustahin mo ako ng diretso pwede din. Pakiramdam ni Jongkwan ay nasa bahay siya para aliwin ang kanyang apo na maraming taon nang wala sa bahay, sinabihan siyang ituring ang lugar na ito bilang kanyang sariling tahanan at huwag maging magalang. Ngunit ang kanyang apo, sa isang kisap mata, ay nakakita ng isang kasambahay, sinabi, "Ito na ang sarili kong tahanan mula ngayon, ang bahay ay napakalaki para sa akin upang pamahalaan, manatili ka at tulungan mo ako." Panipi. Ang pakiramdam na ito, sa katunayan, ay mahirap para sa kanya na tanggapin.
Bagamat nagpa siya na siyang ipasa ang pamilya Wade kay Charlie sa hinaharap, ngunit mas gugustuhin niya na ito ay sa unti-unting paraan. Unti-unti niyang ginamit muli si Charlie, unti-unti siyang nilinang, habang ang kanyang sarili ay naglalabas ng kaunting kapangyarihan sa kanya sa parehong oras, at pagkatapos ay kaunti upang tulungan siya sa kabayo. Sa ganitong paraan, maayos ang transisyon ng kapangyarihan at maaari siyang patuloy na maupo sa posisyon ng ulo ng pamilya Wade sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, alam din ni Jongkwon, si Charlie, na may ganoong lakas, ay hindi kailangan sa kanya upang suportahan ang kabayo. Nagbubuntong hininga at nananaghoy pati na rin ang panlulumo at hindi nasisiyahan, ngunit unti-unti ring naisip ni Jongkwon ang labas ng kahon. Alam niyang si Charlie lang ang makakapagdala ng pamilya Wade sa tuktok ng mundo. Sa harap ng layuning ito, kahit na patuloy siyang nangingibabaw sa posisyon ng ulo ng pamilya, ano ang silbi nito? Sa halip, mas mabuting hayaan na lang na si Charlie ang pumalit sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, maaari rin silang manalo ng mas maraming mabuting kalooban mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang mga sinaunang emperador na nabuhay upang magbitiw, ang buhay ay hindi ganoon kabilis. Kung maaari niyang gawing mas favorable si Charlie, sa hinaharap kahit na hindi niya mapangasiwaan ang kapangyarihan ng pamilyang Wade, ang mataas at mababang iyon ay dapat ding isang mascot tulad ng pagkakaroon ng numero 2 tao. Kung iniisip ito, sa wakas ay naging komportable na ang puso ni Jongkwon. Gayunpaman, bago lumuwag ang kanyang ekspresyon kasabay ng kanyang kalooban, si Andrew na kanina patahimik na pinagmamasdan ang mukha ng kanyang ama, ay nalaman na ang kanyang ama ay tila medyo nanlumo at agad na nalaman na ang matanda ay may opinyon tungkol kay Charlie sa kanyang puso. Kaya, agad siyang humakbang at sinabi sa mahinang boses, "Tatay, sinusubukang agawin ni Charlie ang trono. Kailan niya kinuha ang malaki at maliit na gawain ng aming pamilya Wade? Hindi ba ito isang malinaw na pagtatangka na alisin ang iyong kapangyarihan?" Binaling ni Jongkwon ang kanyang mukha at tinitigan siya nang nakadilat ang mga mata, diretsyong sinampal siya. Diretso ang sampal na ikinaitim ng mata ni Andrew. Sa sandaling iyon, narinig na lamang niya ang matuwid na galit ng matanda na umuungal, "Balimatard! How dare you provoke my relationship with Charlie? Ano ang intensyon mo? Ilalagay ko ang aking mga salita dito ngayon. Lahat kayong mga ina po ng pamilya Wade ay nakikinig sa akin ng malinaw, mula ngayon, ang posisyon ng ulo ng pamilya Wade ay kay Charlie Wade. Kabanata 3537. Walang inaasahan na ang matandang lalaki na si Wade ay biglang magsasabi ng ganito na parang kulog. This is the first time that the old man has spoken such words, alam na ng lahat na ngayon lang dapat bumalik sa matanda itong si Andrew para magreklamo. Nais na sabihin ang ilang mga masamang bagay tungkol kay Charlie upang maghasik ng kaguluhan, hindi inaasahan ang matanda na matuwid na sampal bilang tugon. Ang nakakaloka pa ay biglang ibinalita ni Elder Wade na opisyal niyang ipapasa kay Charlie ang pamilya Wade. Sa sandaling ito, ang mga tauhan at kaibigan ni Charlie, bawat isa at bawat isa sa kanila ay walang kapantay na nasa sabik at nasa bingit pa nga ng pagpalakpak. Ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya Wade, sa kabilang banda, ay umiyak at nagdadalamati, mas pangit kaysa sa sandaling nagdala si Harmon ng kabaong sa pintuan. Naghari ang matanda, bawat isa sa kanila ay makakakuha ng maraming langis at tubig sa negosyo ng pamilya Wade, kasama ang malalaking taunang dibidendo at mga bonus, lahat ay namuhay ng napaka-komportable. Gayunpaman, alam ng lahat na kapag si Charlie ang naging ulo ng pamilya, ito ay karaniwang tapos na. Sa bakal na karakter ni Charlie, paano sila kikita? Malakas daw ang financial focus niya, hindi niya sila bibigyan ng kahit anong extra space. Si Andrew ay lalong nalungkot at galit, nabulunan siya sa kanyang puso. Anong klaseng fucking bagay ito? Naparito ako upang ipaalala sa matandang lalaki ang pagkawala ng kapangyarihan, ngunit binigyan ako ng matanda ng isang sampal sa mukha, at ibinigay ang pagkaulo ng pamilya kay Charlie. Tumingin si Jongkwon kay Andrew sa oras na ito, ang naisip niya sa kanyang puso ay, "Orihinal na inagaw ito sa akin, ang posisyon ng ulo ng pamilya ni Charlie nang walang tunog, at hindi man lang ako nakakuha ng pagkakataong isuko ang posisyon sa sarili kong inisyatiba. Nag-aalala ako tungkol sa paghahanap ng pagkakataon upang itaguyod ang relasyon sa kanya, at pumunta ka sa aking pintuan.
Kahit sarili kong anak ka, ano? Sa tingin mo ba hindi ko alam ang nasa isip mo? Hiniling mo kay Morgan na bumili ng mga damit para sa pagluluksa magdamag. Alam ko ang tungkol dito kagabi. Balimatard, gusto mo humingi ako ng tawad pagkatapos kong katayin ng cataclysmic front ang mga dati kong buto, di ba? Sa hinaharap, kapag si Charlie na ang namamahala sa pamilya Wade, magiging masaya ka. Hindi alam ni Andrew kung ano ang nasa isip ng matanda, isa lang ang alam niya, natatakot siyang matapos siya sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, nabalitaan ni Charlie na gusto ng matanda na direktang ipasa sa kanya ang titulo ng family head, bahagyang nagulat din ang kanyang puso. Ngunit pagkatapos ng maingat na pag-iisip, malamang ay nalaman niya kung ano ang nasa isip ng matanda. Ang dahilan kung bakit nasabi na lamang niya ito kay Joseph ay para direktang pangalanan ang kanyang sarili, siya ang mananagot sa malaki at maliliit na gawain ng pamilya Wade, na katumbas ng direktang pagiging aktwal na may hawak ng kapangyarihan. Dapat malaman ng matanda na walang paraan upang makabalik sa langit, ngayon ay gumawa ng inisyatiba upang magbigay daan upang magpakita ng mabuting kalooban, ngunit din upang makakuha ng isang pabor. Sa huli, lahat sila ay tao. Si Andrew naman, dapat ang matanda bilang stepping stone. Sa pagkakataong ito, inapakan niya si Joseph sa taas, tinapakan ng matanda si Andrew para bumaba, dapat sabihing may pagkakatulad at pagkakaiba. Kaya, sabi ni Charlie, sa hinaharap, kasama ko, ang pamilya Wade ay magagawang magpatuloy na umunlad at lumikha muli ng kaluwalhatian. Humakbang si Jongquan, hinawakan ang kamay ni Charlie, at tuwang-tuwang sinabi, Charlie, mula ngayon, ikaw na lang ang mamamahala sa lahat ng mga gawain ng pamilya Wade. Naniniwala ako na sa iyong mga kamay, ang pamilya Wade ay magagawang tumayo sa tuktok ng mundo. Mariing tumango si Charlie at seryosong sinabi, gagawin ko ang aking makakaya. Kabanata 3538. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya sa mga tiyuhin at kapatid ng pamilya Wade at mahinang sinabi, bukod dito, ang pamilya Wade ay namuhay ng payapa sa loob ng maraming taon. Maraming buto ng tao ang nanlambot, kailangan kong kunin ang pagkakataong ito ng Ancestral Festival para mabigyan sila ng magandang calcium supplement. Pagkatapos, sinabi ni Charlie kay Luther, Mr. Siya, mangyaring bantayan ang lahat sa pamilya Wade, kung sino man ang maglakas loob na tahimik na magtapo ng mga bagay sa kanilang mga katawan, lalo na ang mga damit na nagdadalamati at iba pang mga bagay, itali ito para sa akin kaagad. Narinig ng karamihan ng pamilya Wade ang mga salitang ito at agad silang natakot hanggang mamatay. Dahil may daladala pa silang mga damit panluluksa sa kanilang mga damit, ngayon lang ay nakagugulat na ang proseso ni Charlie sa pagsakop sa cataclysmic front na tuluyan ng nakalimutan ng mga taong ito ang mga damit panluluksa. Noon lang sinabi ni Charlie ay naalala nila na may bomba pa pala silang sinabunutan. Nataranta agad ang barkada. Hindi alam kung ano ang susunod na plano ni Charlie sa kanila. Sa oras na ito, hindi pinansin ni Charlie ang pamilya Wade, ngunit tumingin sa karamihan ng mga sundalo ng front na nakaluhod sa kanyang harapan. Sa gitna nila, may isang nanginginig na matanda, na nakaluhod din sa lupa, ngunit patuloy na lumilingon sa kaliwat kanan, na tila naghahanap ng pagkakataong makabolt. Ang taong ito, ay ang pinuno ng pamilyang Su, si Cheng Feng. Sa oras na ito ang kanyang mga bituka ay halos pagsisihan, ang puso ay nananagoy, kung nalaman ko na ang Joseph na ito sa harap ni Charlie ay napakasayang, inanyayahan ako sa Wade Rest, hinding-hindi ako pupunta. Maganda ang resulta, ang aking sariling fuking na may suot na pagluluksa ay sumunod sa ngayon, ang resulta nito ay hindi inaasahang tumalon sa hukay ng apoy. Ngayon hindi ko alam kung paano tatapusin, hindi ko alam kung makakahanap ako ng pagkakataon para tahimik na makaligtas. Nang si Cheng Feng ay nanlumo sa loob, itinuro ni Charlie ang karamihan ng tao na nakasuot din ng pagluluksa na lumuluhod doon, walang pinipili, sinabi niya nang walang pakialam. Cheng Feng, ang matandang aso mo ay hindi rin nag-iisip na makawala, sa totoo lang lumuhad ka ng mabuti, kailangan ko pa rin ayusin ang mga account sa iyo ng dahan-dahan. Narinig ito ni Cheng Feng, natakot, at nakiusap, Mr. Wade, Mr. Wade, ito, wala itong kinalaman sa akin ako, dumating lang ako para magbigay galang kina Mr. at Mrs. Wan, wala akong ibang ibig sabihin. Kumunot ang noo ni Charlie, halika, ipaliwanag mo sa akin, sinasamba mo ang mag-asawang Wan,
Bakit pumunta sa puntod ng ninuno ng pamilya kong Wade? Ako, agad na hindi alam ni Cheng Feng kung paano magpapaliwanag, nanginginig, na parabang nagkaroon kaagad ng Parkinson's. Tinanong siya ni Charlie, ano? Maglakas loob na pumunta sa libingan ng ninuno ng aking pamilyang Wade nang may pagluluksa, wala ka bang lakas ng loob na aminin na pumunta ka para manood ng palabas? Umiyak si Cheng Feng pilit na ipinagtanggol, Mr. Wade, na misunderstood mo talaga ako, hindi ko sinasadya. Umisi si Charlie, you came expecting to see a big show, but the stage collapsed, right? Tinatanong kita, ngayon nagsisi ka. Ang ekspresyon ni Cheng Feng ay mas masahol pa sa isang patay na ama, nauutol at sinabing, Mr. Wade, ako, hindi talaga ako pumunta para manood ng palabas. Ako, sobrang close ng anak kong si Zin at one couple. Kaya naparito ako para magbigay galang, pero dahil din sa pag-ibig, hindi ko lang inaasahan na maraming bagay ang mangyayari, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Malamig na tanong ni Charlie, sa oras na ito, naiisip mo pa rin ang mga matatapang na salita, sa tingin ko ay hindi mataas ang katalinuhan ng ulo ng pamilyang Su. Si Cheng Feng na malapit ng mamatay, sa puso, ay nananangis, hindi ito ang problema ng aking IQ, wala ba talaga akong magandang dahilan ? Nang makita ang kanyang hindi komportableng ekspresyon, itinuro ni Charlie ang sundalo ng front sa tabi ni Cheng Feng at malamig na sinabi, ikaw, sampilan mo ako ng malakas sa kanyang bibig. Ang iyong subordinate ay sumusunod sa mga utos. Nang matapos ang lalaking iyon, hinawakan niya ang kwelyo ni Cheng Feng at sinampal ito ng ilang beses sa kanyang mukha. Hindi sanay si Cheng Feng dito at sumigaw, ako ang pinuno ng pamilyang Su. Isa akong pandaigdigang business elite. Paano mo ako pakikitunguhan ng walang parusa? Umisi si Charlie at walang pakialam na sinabi, ang padre de Pamilya Su. Paumanhin, ikaw ay dati, ngunit ngayon ay hindi na. Kabanata 3539. Natakot si Cheng Feng sa sinabi ni Charlie. Lalo siyang natakot, mas malakas siyang umungal, sa anong batayan? I've been the Su family head for so many years, bakit hindi ako kung sasabihin mong hindi na? Anong mga kwalipikasyon ang kailangan mong itanong tungkol sa mga gawain ng aking pamilyang Su? Ako ang Panginoon ng pamilyang Su, at ako ang dapat magdesisyon sa lahat ng mga gawain ng pamilya. Masungit na sinabi ni Charlie, siyempre hindi ako kwalipikadong makialam sa mga gawain ng iyong Su family, ngunit nasa Wade Rest ka na ngayon, hindi ko makokontrol ang Su family, ngunit kaya kitang kontrolin. Matigas na sinabi ni Cheng Feng, hindi mo rin ako makokontrol. Malaya akong pumunta at umalis, sino ka para kontrolin ako? Sinabi ni Charlie sa malamig na boses, dahil lang sa pagluksa mo sa Wade Rest Mountain ng pamilya Wade ngayon. Kung hindi ka dumating, hindi kita mahihirapan. At kung ang pamilyang Su ay mayroon pa rin kawalang kasiyahan sa hinaharap, marami tayong pagkakataon na magkaroon ng tunay na kompetisyon sa iba't ibang larangan, ngunit ang kasalanan mo ay nagkusa kang pumunta sa pintuan dahil narito ka, ayos na ang lahat, sa akin. Sabi niya, mahigpit siyang sumigaw, itinuro niya ang kanyang daliri kay Ziyu at sinabi sa kanya, Cheng Feng. Bibigyan kita ngayon ng dalawang pagpipilian, una, ang pamumuno ng pamilya ay legal na ipinasa kay Ziyu, pagkatapos ay pumunta ka sa Maldives upang maghanap ng isang isla upang magretiro, kapag namatay ka, inilalagay ka sa isang kabaong at ibinalik. Sa pagsasalita tungkol dito, ang boses ni Charlie ay biglang tumaas ng ilang puntos, na nanunuya. Ang pangalawang pagpipilian, ay agad kong ipadala ka at ang iyong panganay na anak na si Z na magkasama sa Syria. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang kalidad ng buhay sa lugar na iyon, at ang Maldives ay hindi maihahambing, at makatitiyak ka na sa aking mga kontak doon. Kapag pumunta ka doon, imposibleng makabalik ng buhay, kahit mamatay ka, imposibleng maibalik ang iyong katawan. Parang hindi ka nababalik. Nauutol ang puso ni Cheng Feng, walang kamalay-malay na nagsabi, ikaw ay nang-aagaw. Alam mo bang isa akong malaking pangalan sa mundo ng mga piling tao? Ang lakas ng loob mong kidnapin ako. Tumawa si Charlie, wala akong pakialam na kidnapin ka, isang masamang matandang lalaki. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Joseph at nagsalita, bumalik ka at ayusin mo na may magpapadala sa kanya sa lugar ni Hamid,
at kukumustahin ko rin ang mga puwersa ng gobyerno sa oras na iyon, upang mapalaya nila ang mga nahuli na lalaki ng Cataclysmic Harapan. Agad na magalang na sinabi ni Joseph, ang aking nasasakupan ay sumusunod sa mga utos. Pagkatapos ay tumingin si Charlie kay Chengfeng at nagsalita, tulad ng nakikita mo, ako, si Charlie, ay palaging masunurin sa batas, paano ko kikidnapan ang isang masamang matandang tulad mo? Ngunit kung umatake ang Cataclysmic Front, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Ako, si Chengfeng ay natakot at nanginginig ng sabay-sabay, at sinabing walang kabuluhan, Charlie, ikaw, sadyang walang hiya ka. Hindi ka kasing talino at bukas ng iyong ama na si Chang Ying noon. Kung narito ngayon ang iyong ama, tiyak na hindi niya pahihirapan ang isang matandang tulad ko. Charlie said in a stern voice with a cold expression, masyadong open at honest ang tatay ko noon, kaya naman siya ang pinuntirya ng mga basura mo. Pagkatapos sabihin iyon, medyo naiinip na sinabi ni Charlie, dahil marami kang kalokohan, ipagpalagay ko na pipiliin mo ang pangalawa. Pagkatapos, sinabi niya sa ilan sa mga sundalo ng Cataclysmic Front, ibigay sa akin ang iilan sa inyo, nakagapos, maghintay hanggang Syria, ibigay siya kay Hamid, sabihin kay Hamid na huwag din siyang kalasin. Dalhin mo siya ng direkta sa tuktok ng bundok upang magtayo ng isang haligi, haburin mo siya, at ilagay siya sa tuktok. Siya ay kakain, iinom, matutulog at gagawin ang lahat ng bagay doon. Kabanata 3540. Ilang sundalo ng Cataclysmic Front ang kaagad na magalang na nagsabi, ang iyong mga nasasakupan ay sumusunod sa utos. Nang marinig ito ni Chengfeng, hindi niya maiwasang manginig at sinabing, hindi ako pupunta sa Syria. Hindi ako pupunta. Naiinip na sinabi ni Charlie, gun mo muna siya, at pagkatapos ay itali mo siya sa puting jade pillar ng pagoda. Bukas paalisin mo siya kasama si Zin. Nang marinig ito ni Zin, kinilabutan siya at nagmamadaling sinabi, Dad. Hindi ka makakapunta sa Syria, ang lugar na iyon ay isang mahirap na pugad ng bundok, at araw-araw ay may patuloy na labanan, ito ay 10,000 beses na mas masakit kaysa sa bilangguan. Para kay Zin, ayaw na niyang bumalik for the millionth time. Gayunpaman, alam din niya sa kanyang puso na kahit magmakaawa siya kay Charlie, hindi magbabago ang isip ni Charlie. Ang tanging paraan upang mailigtas siya mula sa pagbabalik sa Syria ay ang magmadali at hayaan ang kanyang anak na si Zio na maging pinuno ng pamilyang Su. Dahil minsang sinabi ni Charlie na kung si Zio ay maaaring maging padre de pamilya, maaaring bumalik si Zin. Ngayon lang, nang marinig niya na gusto ni Charlie na tumabi ang matanda, ang unang posibilidad na pumasok sa isip niya, at ang isa lang, ay gusto ni Charlie na maupo ang anak niyang si Zio bilang pinuno ng pamilyang Su. Ngunit nang maramdaman niyang malapit na ang kanyang oras, hindi niya inaasahan na maglalakas loob ang matanda na Suwayan ang gusto ni Charlie. Magulo rin si Chengfeng sa oras na ito. Dati niyang inakala na siya man lang ang pinuno ng top domestic family, Charlie words are nothing and he cannot get him abroad, or if this spread, the Wade family will definitely become a target. Gayunpaman, si Charlie ay hindi isang tanga. Siya mismo ay tiyak na hindi maaaring hayagang kidnapin si Chengfeng, kaya hayaan lamang ang Cataclysmic Front na kumilos. Ito ay isang uri ng mersenaryong organisasyon na kahit na nangangahas na lumaban sa mga digmaang sibil sa ibang mga bansa, pabayaan ang isang Chengfeng lamang. Kaya, sa oras na ito, ang puso ni Chengfeng ay labis na nagpanik. Natakot si Zin na baka inisin ni Chengfeng si Charlie at mauwi sa isang bangkang kahoy, kaya sumigaw siya ng malakas, Tay. Hindi mo dapat isipin na binibiro ka ni Charlie. Matagal na akong ipinadala niya sa Syria. Tignan mo ako ngayon, sobrang payat ko. At hindi lang niya ako inagaw, ngunit si Shod ay nakakulong din sa isang dog pound sa loob ng ilang buwan at hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong makalaya. Kung hindi ka sumuko, siguradong ipapadala ka ni Charlie sa Syria, sa katawan mo ngayon, kung talagang ipinadala sa Syria, maaaring mabuhay ng isang taon at kalahati ay isang mataas na insenso. Nakinig si Chengfeng sa mga ito, naramdaman lamang ang panginginig ng atay. Noon lang niya naintindihan sa wakas na nasupil ni Charlie kahit ang Cataclysmic Front at naglakas loob na kidnapin maging ang sarili niyang dalawang anak, kaya hindi lang niya ito maaaring takutin.
kung talagang ipinadala sa Syria, pagkatapos ay talagang may isang mahusay na kakayahan ay hindi rin makakatakas pabalik, na ang kakayahan ni Hamid ay narinig niya, at kahit na ang Cataclysmic Front ay hindi siya maaaring salakayin, kung siya ay talagang ipinadala doon, na may kakayahan ang pamilyang Su na protektahan ang looban, imposibleng iligtas ang sarili. Kung ganoon, ang tanging naghihintay sa kanya ay kamatayan. Sa sandaling ito, hinawakan siya ng ilang mga sundalo ng Cataclysmic Front sa mga braso, at ang isa sa kanila ay naglabas ng tuwalya na hindi niya alam kung para saan iyon, at direktang sinubukang ipasok ito sa kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang mukha ni Cheng Feng ay puti sa takot, ang kanyang mga mata ay dilat, at sinabi niya sa kawalan ng pag-asa, "Huwag mo akong itali. Pipili ako ng una. Pipiliin ko ang una." Pagkasabi noon ay tumingin siya kay Charlie at nabulunan, "Mr. Wade, handa akong isuko ang pamumuno ng pamilya kay Zio, kaya bigyan mo ako ng pagkakataon. Pipirmahan ko ang lahat ng papeles at lilipat ako sa Maldives." At ang Maldives, sabi ni Charlie sa malamig na boses, "Matagal na ang nakalipas, hinayaan kitang pumili na hindi ka pumili, at ngayon ang mga kondisyon ay nagbago. Ang Maldives ay hindi isang pagpipilian, kaya huwag isipin ito, mayroong isang bansa sa Africa na tinatawag na Madagascar, gusto mo bang malaman ng maaga?" Kabanata 3541. Para kay Charlie, ang pagkakataon ay hindi iniwan para kay Cheng Feng, ngunit dahil hindi niya ito mahawakan, hindi magandang bagay na hindi sila nagpapakita ng anumang awa. Bagaman ang Maldives ay hindi rin maunlad sa ekonomiya, ngunit hindi bababa sa ito ay isang pandaigdigang destinasyon ng bakasyon, tulad ng para sa Madagascar, isa sa mga hindi gaanong maunlad na bansa sa Africa, ang mga kondisyon ay natural na 1,000,000 beses na mas mahirap kaysa sa Maldives. Narinig ito ni Cheng Feng, biglang nabalisa, nawala sa record, "Ikaw, paano mo masasabing magbago? Napakaraming tao na nakikinig sa iyo, malinaw na sinabi ng Maldives, bakit ngayon ay biglang naging Madagascar muli? Ikaw, hindi ka nalang makabalik sa iyong mga salita." Mahinang sinabi ni Charlie, "Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang lumulutang na presyo? Tulad ng espekulasyon, ang Maldives ang presyo ngayon, ang kasalukuyang presyo ay Madagascar, iminumungkahi kong magmadali ka at sabihing oo, kung hindi, maaari itong maging Congo o Somalia sa hinaharap." Gustong umiyak ni Cheng Feng kahit ang stock ay hindi masyadong down, tama, mula sa stop to stop, hindi hihigit sa 20% ng float, lumiliit ka ng 99.99%. Hindi siya pinansin ni Charlie at tumingin kay Zin, tinanong siya, "Ganito ba ang tatay mo?" Nahiya si Zin at sinabing, "Mr. Wade, tatay ko hindi siya kadalasang ganito, ngayon ay dapat masyadong stimulated." Pagkatapos sabihin iyon, nagmamadali niyang sinabi kay Cheng Feng, "Tatay, mabilis ka lang hindi tinta, kung hindi ka sumasang-ayon, natatakot akong talagang pumunta sa Zimbabwe." Ang puso ni Cheng Feng sa oras na ito ay nagpapakita ng 1,000,000 pag-aatubili, ngunit sa sandaling naisip niya ang Cataclysmic Front, agad siyang napayuko sa kanyang puso. Ang sabi lang ni Charlie, ang ganitong bagay ay hindi kailangan ng kanyang personal na pagsisikap, upang mahanap ang Cataclysmic Front ay gagawin ng maayos, pagkatapos ay kahit na may gustong tumulong sa kanya, kapag ang kabilang panig ay may suporta ng Cataclysmic Front, tiyak na hindi niya maipatuloy ang advance. Bukod dito, sa tulong ng organisasyong ito, maaari siyang ipadala sa anumang lugar sa balat ng lupa. Kaya naman, malinaw din sa kanya na tiyak na hindi nagsasalita ang kasalukuyang Charlie para lang takutin siya, sa ngayon ay nasa bundok siya ng Wade Rest, pinili niyang pumunta rito para saksihan ang pagbagsak. Ngayon ay wala na siyang choice kundi ang pumila at pumayag sa anumang sasabihin nila. Sa pag-iisip nito, lumuluha siyang nagsalita, "Okay, tanggap ko." Tumango si Charlie at sinabing, "Tanggapin mo kung ganoon ay mabuti, bukas hahayaan ko ang mga tao ng Cataclysmic Front na dalhin ka sa Madagascar, pagkatapos ay mag-iwan ng ilang tao upang maprotektahan ang iyong kaligtasan." Ang ganitong uri ng lugar ay hindi maunlad sa ekonomiya, at ang seguridad ay hindi masyadong maganda, naiintindihan mo. Nabulunan si Cheng Feng at nagtanong, "Paano ang aking pagkain, damit, at tirahan? Ito ay magandang gawin." Mahina hong sinabi ni Charlie, "Sa totoo lang, ipasa mo kay Zio ang pamumuno ng pamilya, hayaan siyang mamuhunan ng pera, bilhan ka ng mas malaking lupain sa Madagascar,
at gagawa ka ng manor, at umupa para sa iyo ng 12 ng mga gwardya ng pamilya, pagkatapos ay magiging doon bilang may-ari. Bagaman hindi ka makakabalik, ngunit ang iyong pamilya ay maaaring pumunta doon upang makita ka. Kung mayroon kang mas karampatang kasambahay o subordinate, maaari mo rin silang isama, para at least masigurado mo na ang kalidad ng iyong buhay sa Madagascar ay hindi magkakaroon ng labis na pagkasira. Sa pagsasabing, seryosong ipinaalala ni Charlie, kailangan mong tandaan, ito ay batay sa iyong buong kooperasyon, kung hindi ka makikipagtulungan, pagkatapos ay paumanhin, pagkatapos ay magtayo ka ng isang pawid na kubo sa kapatagan ng Madagascar, doon ka kasama ng unggoy na kasama. Nang marinig ito ni Cheng Feng, halos walang pag-aalinlangan niyang sinabi, makikipagtulungan ako. Makikipagtulungan ako. Talagang nakikipagtulungan ako. Kabanata 3542. Ang mga salita ni Charlie ay nagbigay kay Cheng Feng ng isang sinag ng pag-asa. Noong una, akala niya ay hahayaan siya ni Charlie na pumunta sa Madagascar para mamuhay ng miserable, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinayagan siyang maging landlord doon. Kung totoo yon, parang nayon sa dilim. Sa kanyang puso, naisip niya, kahit mahirap ang Africa, hanggat may maraming pera, maaari ka pa ring mamuhay ng napaka-komportableng buhay, ang malaking bagay ay bilhin ang lahat ng kailangan mo mula sa ibang bansa. Sa lakas ng pananalapi ng pamilyang Su, hindi para sabihin bumili ng Madagascar ay napakayabang na mga salita, ngunit talagang sabihin sa Madagascar na makakuha ng ilang daang ektarya ng manor. Ito ay isang bagay lamang ng pagwiwisik ng tubig. Hanggat hindi ako naghihirap, hayaan mo akong magsaya sa aking pagtanda, kontento na ako. Nang makita ni Charlie na sa wakas ay sumuko na si Cheng Feng, tumingin siya kay Zio at sinabing, "Miss Su, halika rito sandali." Tiningnan ni Zio si Charlie na medyo kinakabahan at nawala ng sasabihin. Nang direktang imungkahi ni Charlie kay Cheng Feng na dapat niyang ipasa sa kanya ang pagkaulo ng pamilya, sa loob-loob niya ay labis siyang nag-aalala. Sa isang bagay, hindi niya alam kung bakit gustong-gusto siyang tulungan ni Charlie, at sa isa pa, hindi niya alam kung may kakayahan ba siyang magpatakbo ng isang pamilya na kasing laki ng pamilyang Su ng maayos o hindi. Gayunpaman, nang makitang tinawag na siya ni Charlie, si Zio, bagaman kinakabahan, ay masunurin pa ring lumabas. Pumunta siya sa harap niya at magalang na nagtanong, "Your Grace, ikaw, ano ang mga order mo?" Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Ipapasa sa iyo ng lolo mo ang pamumuno ng pamilya. Simula ngayon ikaw na ang ulo ng pamilyang Su, hindi ka pa rin mabilis magpasalamat sa kanya." Natigilan si Ziyu, malinaw na malinaw sa kanya na ang lahat ng ito ay si Charlie mula sa mga kamay ng lolo, na direktang inagaw para sa kanya, kaya abala na nagsabi, "Benefactor. Salamat sa iyong pabor, ngunit wala akong kasiguraduhan upang pamahalaan ang isang malaking imperyo ng pamilyang Su." Nagsalita si Charlie sa oras na ito, "Hindi mo kailangang pagdudahan ang iyong sarili, hindi kakaunti ang mga taong nakakasalamuha ko sa pamilyang Su. Very possible ang character at ability, ikaw lang ang kasama nila." Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Charlie kay Ruoli, at sinabing, "Maging si Ruoli, noong ang pamilya Su ay nabulag at pumatay ng mga inosenteng tao noong nakaraan para sa kanila, bagaman iyon ay itinuro ng iyong ama at ng iyong lolo, ngunit siya mismo ay hindi ganap na pinawalang sala ng responsibilidad para sa mga gawaing iyon." Nang marinig ito ni Ruoli, bahagyang ibinaba niya ang kanyang ulo sa kahihiyan. Noong nakaraan, marami talaga siyang nagawang hindi masabi para sa pamilyang Su, kabilang ang pagpatay sa buong pamilya ni Matsumoto sa Japan, at hindi man lang iniligtas ang mga bata. Sa makatuwid, sinabi ni Charlie na hindi siya ganap na malaya sa responsibilidad, at sumang-ayon siya 100% sa kanyang puso. Sa puntong ito, sinabi rin ni Charlie kay Ziyu, "Ang iyong ama at lolo mo ay may mga lumang fox, napakaraming taon talagang gumawa ng labis na kasamaan. Hindi ko intensyon na ipagpatuloy ang pagbabalik ng mga dating utang dito, ngunit kung gusto nating lumingon sa likod, kung maakay ng isang tao ang pamilyang Su sa tamang landas, ikaw lang." Ang dahilan kung bakit nagbago ang isip niya ngayon ay dahil naniniwala siya sa karakter nito at sa kakayahan nitong dalhin ang pamilya Su sa tamang landas, at kapag nasa tamang landas lang ang pamilya Su ay mabibigyan niya ng malawak na lawak ang pamilya Su, pwesto. Sa puntong ito, tumingin si Charlie kay Cheng Feng at malamig na sinabi,
Kaya Cheng Feng Su, hindi mo dapat maramdaman na ninanakawan ka ni Ziyu ng negosyo ng iyong pamilya, sa katunayan, iniligtas niya ang iyong buhay. Kung hindi, batay sa iyong pag-uugali ng pagsusuot ng pagluluksa sa Wade Rest ngayon para makakita ng magandang palabas, hindi ko hahayaang iwan mong buhay ang Wade Rest. Hindi mapigilan ni Cheng Feng ang manginig sa puntong ito. Nang makita niyang hindi nagsasalita si Charlie na parang nagbibiro, sa sobrang takot ay agad siyang pinagpawisan. Noong una ay inakala niya na sinasadya siya ni Charlie at pinaghihiganti siya, at ngayon, napagtanto niya na hinahayaan siyang mabuhay ni Charlie. Kabanata 3543. Hindi rin sinasadya ni Charlie na takutin si Cheng Feng. Bago ngayon, gusto niyang patayin ng magkasama sina Joseph at Cheng Feng. Kaya lang, nagbago ang isip niya pagkatapos umakyat si Joseph sa bundok ng Wade Rest. Alam niya na masyadong mayabang si Joseph, ngunit kahit papaano ay may puso pa rin siya para sa kanyang mga magulang at katwiran para sa kanyang mga kasama. Nagbago ang isip niya at gusto niyang kunin si Joseph at ang buong Cataclysmic Front para sa kanyang sarili, sa pag-aakalang pupunta siya sa Europa at Amerika sa hinaharap at kailangang magkaroon ng sapat na malakas na koponan. Dahil si Joseph ay naging bahagi na ng kanyang pangkat, ang pagpatay kay Cheng Feng, ang matandang lalaki, ay hindi masyadong makabuluhan, kaya mas mabuting pilitin siyang magbigay daan kay Ziyo, mula ngayon upang ganap na malutas ang malaking problema ng pamilya Su. Naniniwala si Charlie sa karakter ni Ziyo, at naniniwala din sa kanyang kakayahan, maaari niyang hayaan siyang umupo sa posisyon ng ulo ng pamilya, magagawa niyang alagaan ang mga bagay-bagay sa loob at labas ng pamilya. Sa oras na iyon, hindi na magiging kaaway ng pamilyang Wade ang pamilya Su, kundi kakampi ni Charlie. Napasok din ni Cheng Feng ang mga iniisip ni Charlie, ganap na kumalma ang kanyang isip, tumingin kay Ziyu at seryosong sinabi, "Ziyu, tama si Mr. Wade, talagang walang sinuman sa buong pamilyang Su ang mas angkop kaysa sa iyo na umupo sa posisyon na ito. Tatapusin ko ang lahat ng mga pormalidad sa lalong madaling panahon, at ganap kong ibibigay ang mga gawain ng pamilya Su sa iyong mga kamay, ang kapalaran ng pamilyang Su ay nakasalalay sa iyo na mamuno." Saglit na nag-alinlangan si Ziyo at nagsalita, "Lolo, naiintindihan ko." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Charlie at magalang at matatag na sinabi, "Mangyaring makatiyak, aking benefactor, gagawin ko ang aking makakaya." Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, "Kung ganoon, maghintay tayo hanggang sa mapirmahan ang mga pormalidad mamaya ngayon." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin din si Charlie kay Zin at nagsalita, "At ikaw, gaya ng sinabi ko kanina, sa oras na ito sa Kingming, babalikan kita, bukod pa sa pagyuko sa harap ng aking mga magulang at ipasa ang pag-amin. Kukumpletuhin mo rin ang lahat ng mga pamamaraan ng diborsyo kasama si Tita Du. Mamaya ngayon ay hahayaan ko rin ang mga tao na ihanda ang mga nauugnay na dokumento na dadalhin sa iyo upang pirmahan." Matagal nang alam ni Zin na itong kasal nila ni Liana, imposibleng maando. At kasama si Charlie na narito upang magpilit, imposibleng i-drag ito palabas. Kaya, siya ay tumango ng mahina at umibig, "Okay, pipirma ako." Pagkasabi noon ay tinanong niya si Charlie na may pag-asang mukha, "Mr. Wade, sabi mo noong una, hanggat nakaupo si Ziyo sa posisyon ng pinuno ng pamilya So sa loob ng 3 taon, hayaan mo akong bumalik. Ngayon ay malapit na niyang mamanahin ang pamilyang Su, oras na para hayaan akong bumalik, di ba?" Tumango si Charlie at sinabing, "Sabi ko nga noong una, ayos lang kung gusto mong bumalik, pero para maiwasan ang anumang panghihimasok sa susunod na desisyon ni Ziyo, kahit bumalik ka, kailangan mong bantayan ako at ang lokasyon, ako ang dapat magpasya." Umiyak si Zin at sinabing, "Mr. Wade, ikaw ito ay medyo hindi naaangkop sa iyo, malinaw na sinabi noon, hanggat si Ziyo ang naging padre de pamilya, pagkatapos ay palayain mo ako." Sinabi ni Charlie sa isang malamig na boses, "Hindi mo nakakalimutan kung sino ang nagpangyari sa pagiging pinuno ng pamilya ni Ziyo." Kabanata 3544. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag niya, "Dahil gusto mong kumagat ng bala sa akin, hindi mahalaga." Pagkatapos ay tumingin si Charlie kay Cheng Feng at bahagyang sinabi, "Kapag pinirmahan ni Elder Su ang mga nauugnay na dokumento sa pagkakataong ito, babaguhin niya ang pangkalahatang sistema ng pamilyang Su,
Sa hinaharap ay hindi si Ziyu ang pinuno ng pamilyang Su, ngunit ang chairman ng Ang Su Group. How dare Cheng Feng Sui Charlie? Nagmamadali siyang nagsabi, walang problema. Walang problema. Anyway, from the legal level, hindi tumatayo ang titulo ng family head. Ang talagang tumatayo ay ang chairmanship at ang dami ng voting power sa board of directors. Tumango si Charlie, tumingin kay Zin, at sinabing, kung gayon, pasensya na, ang anak mo ang chairman ng Su Group sa pagkakataong ito, hindi ang pinuno ng anumang pamilyang Su. Kaya mahirap para sa iyo na bumalik sa Syria sa loob ng ilang taon, ngunit huwag kang mag-alala, kukumustahin ko si Hamid at hihilingin sa kanya na alagaan ka. Nanginginig sa takot si Zin at sinabing, Mr. Wade, mali ako. Handa akong maging under residential surveillance. Kahit na ilagay ako sa ilalim ng pag-aresto sa bahay ay ayos lang sa akin, ngunit huwag mo na akong hayaang bumalik muli sa Syria, talagang sawa na ako sa lugar na yon. Inaasahan ni Charlie na susuko siya at sinabing walang pakialam, dahil handa kang tanggapin, pagkatapos ay matapos ang seremonya ng mga ninuno, babalik ka sa Ores Hill kasama ako at aayusin ko ang mga bagay para sa iyo ng maayos. Nang marinig ito ni Zin ay agad siyang lumuhad sa lupa, umiyak at nagmamakaawa, Mr. Wade, mangyaring huwag mo akong ipadala sa farm ng aso. Hindi nagsalita si Charlie, ngunit casual na sinulyapan si Roma, na nakatayo kasama si Rolly, kasama ang kanyang pagliliyab. Nang makitang masyadong tense ang ekspresyon ni Roma sa mga oras na ito, alam ni Charlie na dapat ay nag-aalala pa rin siya kay Zin. Pagkatapos ng lahat, nagsakripisyo siya ng isang braso para sa kanya at ipinanganak ang isang anak na babae para sa kanya, ang kanyang puso ay dapat na puno ng isang tunay na pagmamahal para sa kanya. Sa pag-iisip nito, bahagyang napabuntong hininga si Charlie at sinabi kay Zin, sige, hindi kita ipapadala sa farm ng aso. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Luther at nagsalita, Mr. Siya, pagkatapos pumunta ni Zin sa Ores Hill, hayaan ang pamilyang Hina magayos para sa isang tao na magbantay sa kanya. Hindi inaasahan ni Luther na ibinigay sa kanya ni Charlie si Zin, at nagmamadaling tinanong siya, Mr. Wade, I wonder kung ano lahat ng requirements mo. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, siya ang tunay na ama ni Nazio at Rolly, at dahil maganda ang ugali niya sa pag-amin sa kanyang mga pagkakamali, hindi ko siya sadyaing pahirapan o ipadala sa farm ng aso. Nang marinig ni Zin ang sinabi ni Charlie, nagpakawala ng mahabang hininga ang buong tao, at halos maningkit ang kanyang mga mata sa kakaiyak. Pagkatapos ay nagpatuloy si Charlie, ilagay mo na lang siya sa villa kung saan ka nakatira. Iwanan mo na lang ang isang silid sa ground floor para sa kanya, at ang kanyang pagkain at damit ay aalagaan ng iyong pamilyang Hi, ngunit mayroon akong ilang pulang linya na talagang hindi maaaring hawakan. Nagmamadaling itinaas ni Luther ang kanyang kamay at sinabing, Mr. Wade, utos mo lang ako, susundin ko talaga. Sabi ni Charlie, una, hindi siya dapat paigang lumabas ng villa, pangalawa, hindi siya dapat makipag-ugnayan sa labas ng mundo maliban sa pamilyang Hi, kasama si Nazio at Rolly. Agad na sinabi ni Luther na may paggalang, mangyaring makatitiyak, Mr. Wade, ginagaranti ako sa aking isipan na hindi ko siya hahayaang umalis sa villa, o hahayaan siyang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Nakahinga rin ng maluwag si Zin sa mga oras na ito. Ang kanyang relasyon sa pamilyang Hi ay talagang naging maayos sa lahat ng panahon. Roma, hindi na kailangang sabihin, kapag nagsimula ang relasyon sa kanya, ito ay kanyang inisyatiba, kaya Zin din ay hindi maaaring makipag-usap tungkol sa mga negatibong pusong lalaki. Ang kanyang relasyon sa pamilyang Hi ay talagang maganda, dahil siya ang ama ni Rolly at pinangalagaan niya ang pamilyang Hi noon. Ibinigay siya ni Charlie sa pamilyang Hi, hindi lang basta gustong bigyan ng matamis si Zin. Ang pangunahing bagay ay nararamdaman niya sa kanyang puso na ang taong ito, si Roma, ay talagang nakakaawa at nagbigay ng maraming para kay Zin sa kanyang buhay. Ang kanyang pangunahing layunin ay magbigay ng isang mahusay na solusyon sa problema. Sa makatuwid, may intensyon si Charlie na lumikha ng isang pagkakataon para sa kanya. Sa hinaharap, si Zin ay masusubaybayan lamang ng pamilyang Hi, pagkatapos ay tiyak na aalagaan siya ng mabuti ni Roma. Kung talagang man of the way si Zin, pagkatapos na hiwalayan si Lyanna at pumunta sa Ores Hill sa ilalim ng house arrest, dapat niyang tretuhin ng maayos si Roma.
Kung naisip niya ito isang araw at nagpa siya napakasalan si Roma, dalawang tao ang mamumuhay ng magandang buhay, at tiyak na pakakawalan niya ito. Siyempre, ang mga salitang ito ay hindi kailanman sasabihin ni Charlie, kung hindi, si Zin upang makakuha ng kalayaan ay maaaring agad na pumayag na yumuko kay Roma habang nasa kamay ang puso. Ang bagay na ito, hayaan siyang dahan-daang maunawaan. Kapag naintindihan na niya, makakalayo na siya. Kabanata 3545. Natural na hindi pa rin mauari ni Zin ngayon ang pinakaloob na intensyon ni Charlie. Ngayon lang niya nalaman na talagang makakapagpagaan siya ng loob. Kahit na siya ay pinapanood ng pamilyang He na naninirahan sa Oris Hill, ito ay tiyak na 18,000 beses na mas mahusay kaysa sa Syria. Kaya naman, ngayon ay tuwang-tuwa siya at hindi makapagmadali sa Oris Hill. Walang kapantay ang pasasalamat ni Zio kay Charlie sa mga oras na ito. Sa kanyang puso, siya ay bamaantong hininga. Hindi ko talaga inaasahan na ang benefactor, ngayon, ay makakaganti sa kanyang mga hinaing ng may kabutihan at magbibigay sa pamilya so ng magandang resulta na higit pa sa inaasahan ko. Maaaring ligtas na umalis si Lolo sa Wade Rest, maaari ding bumalik si Tatay sa bansa upang mabuhay ng palihim ang kanyang pagtanda, at ako rin, ay maaaring opisyal na pumalit sa pamilyang Su, maging pinuno ng pamilyang Su. Noong pamitik si Grace at patayin ang dalawang commander ng labanan ng Cataclysmic Front, iniisip ko na ngayon ay mamamatay si Lolo dito. Pero hindi ko inaasahan na iiwan siya ni Grace ng buhay. Ito ay talagang isang halimbawa ng pagbabalik ng mga hinaing ng may kabutihan. Pero alam na alam din ni Zio na ang pag-alis ni Charlie na buhay ng Lolo ay dapat para sa kanyang kapakanan. Iyon ay upang kunin ang pamilya Su. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa equity ng pamilya Su ay nasa matanda, at lahat ng karapatan sa pagboto ay nasa kanya din. Siya ang pinuno ng pamilyang Su, ngunit din ang aktual na controller ng lahat ng industriya ng pamilya Su. Kung siya ay namatay ngayon, ang pamilyang Su ay nakasalalay sa susunod na ipamahagi ang mana ayon sa pagkakasunod-sunod ng paghalili. Kahit na ang ama ay ang panganay na anak na lalaki, ngunit din sa pamamagitan ng Charlie Restricted Kalayaan, ang pangalawang tiyuhin ngayon ay nasa parehong sitwasyon. Sa kasong ito, tiyak na mahahati ang pamilyang Su na walang gulugad. Kapag nahati na ang pamilya, magiging mahirap para sa sino man na ibalik ang pamilyang Su. Gayunpaman, ginamit ni Charlie ang kondisyon na iligtas ang buhay ng matanda, kapalit ng pagsuko ng matanda sa trono ng kusa, makatwiran, at legal na ibigay ang lahat ng katarungan at kontrol, upang madaling makuha ni Zio ang pamilya Su. Kapag si Zio na ang may kontrol, imposibleng banta ng sinuman ang kanyang posisyon bilang ulo ng pamilya. Kung sinuman sa pamilyang Su ang manggahas na sumuway, maaari pa nga silang direktang itaboy ni Zio sa pamilya at palabasan sa sistema ng negosyo ng Su Group. Ang pag-iisip na si Charlie ay nakatulong ng husto sa kanya, ang panloob na pasasalamat ni Zio ay matagal nang walang kapantay. Sa sandaling ito, mayroong isang pares ng mga mata sa karamihan na nakatingin kay Charlie na puno ng mainit na mga mata. Ang taong ito ay si Helena, na nakatayo sa pulutong sa likuran niya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas si Charlie, at hindi niya inaasahan na mapapaupo niya ng maayos si Zio sa trono ng pamilya Su sa ilang salita. Napaisip siya sa sinabi ni Charlie noon at hindi lang napabuntong hininga. Sinabi ni Charlie na pwede niya akong paupuin sa Nordic Queen's Seat, originally may kaunting kawalang katiyakan pa rin sa puso ko, pero ngayon, sigurado na ako na si Charlie, kayanin mo. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay napuno ng pagnanasang mag-higanti, at inaabangan na niya ang sandali kung kailan siya magiging Empress at Year Archon si Olivia pabalik sa ilalim ng kanyang mga paa. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi nakatuon si Charlie sa katawan ni Helena. Sinabi niya kina Zin at Cheng Feng, kayong dalawa, isa na nag-organisa ng anti-Wade na alyansa noon, ang isa sa pagluluksa ngayon ay sumugod sa Wade Rest, ang kamatayan ay mapapatawad, ang buhay na kasalanan ay mahirap takasan, kaya ngayon ang lahat ay mapupunta sa aking espiritu ng mga magulang at lumuhad ng maayos. Lumuhad hanggang sa ganitong oras bukas ng umaga. Nakaramdam na lang ng kaunting panginginig si Cheng Feng sa kanyang puso, ngunit nang minsang naisipan niyang lumuhad na lang ng isang araw at isang gabi, wala nang ibang karagdagang parusa, mas matatag din ang kanyang puso.
Alam na alam din niya na hindi siya maipapadala ni Charlie sa Madagascar ng napakasakit, at ang parusang ito ay tila katanggap-tanggap sa kanya. Ganun din si Zane. Bago siya maging handa na lumuhod sa harap ng espiritu ng mag-asawang Changing para sa pagsisisi, hinayaan siya ni Charlie na lumuhod isang araw at isang gabi, ngunit hindi lampas sa inaasahan. Sa pagkakataong ito, tinitingnan ni Charlie ang Joseph at iba pang mga sundalo ng Cataclysmic Front, na mahinang nagsabi, ginulo mo ngayon ang seremonya ng ninuno ng Pamilya Wade at ang kapayapaan ng mga ninuno ng Pamilya Wade. Karapat dapat ito nang hindi bababa sa parusang kamatayan, maaari itong ilibri, hindi matatakasan ng nabubuhay na krimen, lahat, at ang dalawang miyembro ng Pamilyang Su, ay dapat nasa harap ng puntod ng ninuno ng aking Pamilyang Wade, at magpatira pa ng may pagpipitagan hanggang bukas sa oras na ito. Magalang na sinabi ni Joseph, ang iyong nasasakupan ay sumusunod sa utos. Sa salitang, subordinate, muling tinukoy ni Joseph ang kanyang sarili. Ang iba pang mga sundalo ng Cataclysmic Front ay agad ding nagsabi sa kanilang mga boses, ang iyong mga nasasakupan ay sumusunod sa utos. Kabanata 3546. Tumanggo si Charlie, tumingin kay Joseph, at nagsalita, tandaan mo, pagkatapos ng pagluhod, bibigyan kita ng 3 araw na bakasyon, gagamitin mo ang 3 araw na ito para pumili ng kapirasong lupa sa Eastcliff, at muling ipasok ang labi ng iyong mga magulang sa isang malaking paraan. At pagkatapos ay matapos ang 1,000, tipunin ang iyong mga tao upang salubungin ako sa Oris Hill. Lumuhod sa harap ni Charlie, si Joseph, nang marinig ang mga salitang ito, ay higit na nagpapasalamat sa kanya. Sa kanyang puso, hindi niya alam kung ano ang susunod na gagawin ni Charlie sa mga kabaong ng kanyang mga magulang. Bagamat malinaw na sinabi ni Charlie na hindi niya ililibing ang kanyang mga magulang, ngunit kung tutuusin, iniligtas ni Charlie ang kanyang buhay, kaya't kung hahayaan niyang mailibing ang kanyang mga magulang sa lupa ay naging pinakanakababahala sa kanyang puso. Ngayong marinig ang kanyang mga salita, ang huling bato sa kanyang puso ay nahulog sa lupa, natural, siya ay walang katulad na pasasalamat. Walang kaalam-alam, ang lahat ng kanyang pagmamataas, tiwala sa sarili, at kawalan ng tiwala ay ganap na pinalabas ni Charlie. Ngayon, itinuring na niya si Charlie bilang ang Diyos na nagligtas sa kanya, pati na rin ang buong bloodline ng Pamilya Wan. Kaya lang, sa loob-loob na nahihiya siya, sinabi niya kay Charlie, Mr. Wade, para sa iyong mahusay na kabaitan, ang iyong nasasakupan ay tiyak na gugugol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagbabayad ng buong lakas. Sa pagsasalita tungkol dito, hindi napigilan ni Joseph na mapabuntong hininga at mapanlit na sinabi, sa kasamaang palad, ako ngayon ay isang invalid na ang lahat ng aking mga meridian ay sira, kaya natatakot ako na kahit nagawin ko ang aking makakaya, hindi ko magagawa ang maraming bagay, kaya kung hindi talaga kita masatisfy in the future, please forgive me. Nang marinig ang mga salitang ito, walang pakialam na sinabi ni Charlie, isang meridian lang, kahit sira, ano, ayusin mo lang. Nang sabihin ito ni Charlie, nagulat ang lahat. Paano kung ang lahat ng mga meridian ay nasira? Alam mo, ang meridian ay ang pinakamahalagang pundasyon para sa mga martial artist, at ang mga martial artist ay matagal nang may pangunahing pinagkasunduan na ang mga nasirang meridian ay maaaring ayusin ng dahan-dahan, ngunit kapag ang meridian ay nasira, ito ay ganap na imposibleng ayusin. Gayunpaman, sinabi ni Charlie ang lahat ng ito ng napakadali. Ito, sa lahat ng martial artist sa eksena, ay parang bangungot mula sa langit. Maging si Joseph mismo ay hindi naniwala. Tumingin siya kay Charlie at hindi makapaniwalang nagtanong, Mr. Wade, maibabalik ba talaga ang mga meridian ko? Walang pakialam na sinabi ni Charlie, Joseph, bilang subordinate ko, dapat mong tandaan na mula ngayon, sa bawat salitang sasabihin ko, hindi mo na kailangang magduda. Kahit na sabihin ko ang isang bagay na ganap na bumagsak sa iyong karanasan, iyong pananaw, hindi mo kailangang mag-alinlangan, dahil hanggat sinabi ko ito, tiyak na magagawa ko ito. Nagmamadaling sinabi ni Joseph na may takot at kaba, karapat dapat mamatay ang nasasakupan mo. Hindi dapat ako nagduda sa sinabi ni Mr. Wade, please punish me, Mr. Wade. Sa sandaling ito, hinangaan na ni Joseph si Charlie sa kanyang puso.
Bahagyang ngumiti lamang si Charlie, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at marahang idiniin ang palad sa ibabaw ng nakaluhod na ulo ni Joseph at sinabing may dominanteng aura. Dahil lahat ng walong meridian mo ay nasira, tutulungan kitang hubugin muli ang walo sa kanila. Pagkasabi niyan, ipinadala niya ang makapangyarihang espiritual na chi, sa isang iglap, mula sa acupoint sa tuktok ng ulo ni Joseph patungo sa kanyang katawan, at mabilis na naglakbay kasama ang lokasyon ng kanyang mga meridian. Ang unang lugar kung saan pumasok ang espiritual na chi ay ang Renvein, isa sa walong chi meridian ni Joseph. Ang paraan ng pagpasok ng espiritu chi sa Ren Meridian ay parang isang fast-forward na bersyon ng isang ilog na nagpapalusog sa basag na lupa, na nagbibigay buhay sa tuyong ilog at mga patay na halaman. Sa sandaling ito, malinaw din na naramdaman ni Joseph ang buong proseso ng Ren Pulse na muling nahuhubog. Sa sandaling ito, ang kanyang buong pananaw sa mundo ay muling nabaligtad at nagbago din ng kapansin-pansing muli. Sa sandaling ito, sa kanyang puso, itinuring niya si Charlie bilang isang Diyos, ngunit itinuturing din ang kanyang sarili bilang isang nunal. Dahil sa kanyang opinyon, napakadaling ibalik ang lahat ng mga meridian, isang taong may ganitong uri ng lakas, at ang mga Diyos ay walang pagkakaiba. Pakiramdam niya ay para siyang isang hanggal na tao na nagpalipat-lipat ng mga bundok, habang si Charlie naman ay isang Diyos na madaling magpasa ng dalawang bundok sa kanyang likuran. Ang taas na hindi niya maabot sa ilang buhay, sa kaso ni Charlie, ito ay kasing dali ng isang kilos ng kamay. Isa-isa ring natulala ang mga martial artist na naruroon. Hindi nila makita kung anong uri ng paglilinang ang taong may lakas na mas mataas kaysa sa kanila, ngunit nakikita nila na ang lakas ay mas mababa kaysa sa kanila. Dahil sa sandaling sinira ni Joseph ang kanyang sariling mga meridian, masasabi nilang lahat na si Joseph ay naging isang wasak na tao. Ngayon, makikita na rin nila na nagbago siya mula sa isang wasak na tao tungo sa isang one-star martial artist na nagbukas ng kanyang pulso ng Ren. Ang mga tao ay namangha, at ang ilan ay bumulalas. Ang kasalukuyang cultivation level ni Joseph ay isa ng one-star martial artist. Oo, hindi ko akalain, maayos talaga ang mga sirang meridian. My goodness, napakalakas ng lakas ni Mr. Wade. Tingnan mo guys, si Supreme Commander ay isa ng two-star martial artist. Banal Shi, Chi, isang dosenang segundo na lang ng trabaho, at naayos na ang meridian ni Joseph. Higit pa dyan, sinimulan na ni Master Wade ang pag-aayos ng kanyang ikatlong meridian. Naayos na rin ang ikatlong meridian. Ito ay isang himala lamang. Kabanata 3547. Nang ayusin ni Charlie ang ika-apat na meridian ni Joseph, hindi na nakita ni Luther ang paglilinang ni Joseph. Ang tanging nakakita sa pagtatanim ni Joseph ay ang ilang limang star commander na naiwan sa cataclysmic front. Para naman kay Harmon at Walter, ang dalawang basurang bakal, ay tuluyan ang nagpahinga. Nang maayos din ang ikalimang meridian ni Joseph, walang makapagsasabi sa kanyang kasalukuyang tunay na paglilinang maliban kay Charlie. Kaagad pagkatapos nito, isa-isa ring naibalik ang natitirang mga meridian. Pakiramdam ko, ang walong meridian na nabasag niya ay tuluyan ang naibalik tulad ng dati. Ang higit na hindi maisip ni Joseph ay na ang kanyang walong meridian ay nabiyayaan ng sakuna, at pagkatapos na makabangon isa-isa, silang lahat ay umabot sa isang estado ng mahusay na pagiging perpekto. Ngayon si Joseph ay hindi na isang 8-star martial artist, nakapasok na siya sa Ming Realm, ang kaharian ng Great Perfection. Ang kanyang benefactor, na nagmula sa isang 8-star martial artist tungo sa Great Perfection of the Ming Realm, ay tumagal ng higit sa 10 taon. Gayunpaman, sa tulong ni Charlie, inabot lang siya ng ilang minuto. Ang napakalaking pagunlad sa isang iglap ay nagdulot sa kanya ng walang katulad na pagkabigla sa loob, at naramdaman pa niya na nasa ibang mundo siya. Kung hindi lang talaga nangyari sa kanya ang bagay na ito, talagang hindi siya makapaniwala na may ganito kalakas na kakayahan sa mundong ito. Nararamdaman niya na ang ginamit ni Charlie ay mas malakas at mahiwagang enerhiya kaysa sa panloob na puwersa. Ipinaalala nito sa kanya ang sinabi ng kanyang mentor noon, sinabi niya na sa mundong ito, ang mga martial artists ay ang pinakamababang antas lamang ng kapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa itaas ng martial artist, mayroong maraming mga sistema ng kapangyarihan na malayo sa landas ng militar, na para sa mga martial artist,
malamang na hindi magkakaroon ng pagkakataong mahawakan sa kanilang buhay. Nang makitang si Charlie ay may ganoong divine na kakayahan, agad niyang natitiyak na ang sistema ng kapangyarihan ni Charlie ay talagang hindi ang hanay ng mga martial artist, ngunit isang mahusay na divine na kakayahan na isang layer na mas mataas kaysa sa martial arts o kahit na ilang layer na mas mataas. Tila muling ipinanganak, muli siyang yumukaw kay Charlie at nagpapasalamat na sinabi, "Mr. Wade, salamat sa iyong muling pagtatayo ng grasya. Ngayong naabot na ng iyong subordinate ang ganap na pagkumpleto ng Ming Realm, tiyak na gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa iyo sa buong buhay ko, at mamamatay ako kahit na dumating ang oras." Ang mga salita ni Joseph ay tumama sa lahat ng mga martial artist na naruroon na parang isang kulog. Sino ang maglalakas loob na maniwala na hindi lamang tinulungan ni Charlie si Joseph na mabawi ang kanyang mga meridian ngunit pinahintulutan din siyang umakyat sa langit sa isang hakbang at maging isang Ming Realm Great Perfection? Sino ang maglalakas loob na maniwala na sa buhay na ito, may pagkakataon na makita ang isang nangungunang martial artist ng Ming Realm sa kanyang sariling mga mata? Akala niya ngayon lang, himala na ang pagpapanumbalik ni Charlie sa meridian ni Joseph, pero hindi niya akalain na nandito na pala ang totoong milagro. Ang masira at pagkatapos ay tumayo, upang manindigan sa pagiging perpekto, isa lamang itong malaking himala na naging mahika ang pagkabulok. Sa ilang sandali, hindi mabilang na mga tao ang tumangala kay Charlie kahit na mas tulala, at kasabay nito ay naiinggit kay Joseph, pakiramdam na nakilala lang ni Joseph ang pinakamahalagang pagkakataon sa mundo. Sa katunayan, hindi nais ni Charlie na tulungan si Joseph na mapabuti ang kanyang paglilinang, ngunit ang kanyang mga meridian ay lumampas na sa walo, ngunit karaniwang hindi nakapasok sa dakilang kaharian ng pagiging perpekto na ganap na walang harang. Sa pagkakataong ito, pagkatapos ng breaking, direkta niyang pinahintulutan ang lahat ng meridian na ganap na magbukas pagkatapos ng muling pagtatayo ng totoong chi. Sa lahat ng walong meridian na na-unblock, natural lang na si Joseph ay naging isang nangungunang martial artist sa Ming Realm. Gayunpaman, hindi sinamantala ni Charlie si Joseph ng walang kabuluhan. Kabanata 3548. Ang dahilan ay simula ngayon ay wala ng sariling buhay si Joseph. Dahil lahat ng oras at lakas niya sa buong buhay niya ay gagamitin para pagsilbihan si Charlie. Kaya naman, tumingin sa kanya si Charlie, bahagyang tumango, at sinabing walang pakialam, tandaan mo lang ang pahayag na ito tungkol sa iyong sarili, kung hindi, maaari kitang akyatan ng may pagkakataon at ibalik din kita sa iyong orihinal na anyo. Joseph incomparably religioso offhandedly said, "Mr. Wade, huwag kang mag-alala. Kung ang iyong nasasakupan ay lumabag sa panunumpa sa hinaharap, tiyak na mamamatay ako ng walang libingan." Tumango si Charlie at tumingin sa nasirang Harmon at sa nakakulong na si Walter, at sinabing walang pakialam, dapat ninyong pag-isipang mabuti ang inyong mga sarili sa susunod na mga araw, at pagdating ninyo sa Oris Hill, bibigyan ko kayo ng pagkakataong magbago. Upang maibalik ka sa iyong orihinal na estado, ngunit dapat mo ring tandaan na kung maglakas loob kang magkaroon ng anumang hindi tapat na pag-iisip, gagawin ko rin ang iyong buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Narinig ni Harmon ang mga salitang ito, agad na napaungol, nabulunan, "Huwag kang mag-alala, Mr. Wade. Ang iyong mga nasasakupan ay tiyak na dadaan sa apoy at kumukulong tubig para sa iyo sa hinaharap." Naisara na muli ang kamalayan ni Walter, at saglit siyang tumahimik sa pwesto. Ngunit ang kanyang kamalayan na nakulong sa kanyang katawan, sa oras na ito, ay nasa sabik din ng hindi sukat. Para sa kanya, hanggat matatapos ang paghingi ng buhay at paghingi ng kamatayan, wala siyang anumang reklamo tungkol sa kung ano ang ipapagawa sa kanya. Hindi inaasahan ni Joseph na iniligtas ni Charlie ang kanyang dalawang magiliw na kasama, at agad na sinabing may pasasalamat, "Mr. Wade, ang iyong dakilang kabaitan, hindi nila malilimutan." Bahagyang tumango si Charlie at sinabing, "Makinig, tungkol sa pangyayari ngayon, kapag nagtanong ang mga tao tungkol sa Cataclysmic Front at sa pamilyang Wade, sabihin na ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pamilya noon ay ganap na naalis. Mula ngayon, ang Cataclysmic Front at ang pamilya Wade ay malinaw na sa lumang sama ng loob, wala nang bagong puot, dahil sa lahat ng nangyari ngayon, walang sinuman ang maaaring magbunyag nito sa publiko." Agad na sinabi ni Joseph, "Ipapahayag ko ito sa publiko mamaya."
Tumango si Charlie at sinabing, sa oras na iyon, tiyak na iisipin ang labas ng mundo kung paano nakatakas ang pamilya Wade sa kalamidad na ito, at pagkatapos ay ilalabas ng Cataclysmic Front ang balita sa publiko. Sinasabing ibinigay ng pamilya Wade ang kalahati ng Wade Group sa Cataclysmic Front kapalit ng mga hinaing ng Cataclysmic Front. Si Joseph at ang lahat ng mga commander ng Cataclysmic Front ay labis na naguguluhan, walang nakaintindi nito. Kaya't si Charlie, na malinaw na nanalo ng malaking tagumpay laban sa Cataclysmic Front, ay kailangang ipahayag sa publiko na ang pamilyang Wade ang sumuko sa Cataclysmic Front. Ngunit naunawaan ni Joseph na dapat ay may mga dahilan si Charlie sa paggawa nito, at ang kailangan lang niyang gawin ay tuparin ang 100% ng anumang utos na ibinigay niya, at hindi na magtanong pa. Kaya naman, agad niyang sinabing may paggalang, Mr. Wade, huwag kang mag-alala, siguradong iaanunsyo ito ng mga nasasakupan mo sa publiko gaya ng sinabi mo. Nataranta si Jongkwan at nagtanong, Charlie, ito ang pinakamagandang pagkakataon para opisyal mong makabalik sa pamilya Wade, kung ipahayag mo na ang Cataclysmic Front ay nangako ng katapatan sa iyo. Kung gayon ang katanyagan ng pamilya Wade ay ganap na walang kap-aras sa bansa, napakagandang pagkakataon, bakit gusto mong isipin ng iba na ang aming pamilya Wade ay lamambot? Bahagyang sinabi ni Charlie, ang Cataclysmic Front sa hinaharap ay isang sorpresang hukbo sa aking mga kamay, kung ang balita ng koleksyon ng Cataclysmic Front ay direktang inilabas, ito ay walang kabuluhan upang madagdagan ang ilang maling pangalan. Bukod dito ay hindi magkakaroon ng anumang benepisyo, sa kabaligtaran, malamang na makuha natin ang atensyon ng mga hindi gustong mga mata. Imbes na ganito, mas mabuting maging low profile, nakatago sa dilim. Hayaang isipin ng labas ng mundo na ang pamilya Wade ay yumuko sa Cataclysmic Front. Ang sigla ay lubhang nasugatan, upang hindi lamang hayaan ang mga nakatagong kaaway na makapagpahinga, kung sakaling may anumang malaking labanan sa hinaharap na kailangan ng Cataclysmic Front na lumabas, maaari rin itong gamitin sa pag-atake ng hindi handa, hindi inaasahang. Naunawaan ni Jongkwan ang intensyon ni Charlie at nagmamadaling nagtanong, Charlie, hindi ka pa ba handa na ipahayag ang iyong opisyal na pagbabalik sa pamilya Wade sa pagkakataong ito? Sabi ni Charlie, sa ngayon, hindi pa oras para i-announce ito sa publiko. Nais kong malaman ang katotohanan tungkol sa pagpatay sa aking mga magulang, at makahanap din ng pagkakataon na madama ang ilalim ng pamilya Rothschild. Bago ako makarating sa ilalim nito, hindi ako maaaring gumawa ng inisyatibo upang ilantad ang aking sarili, at hindi tayo maaaring gumawa ng inisyatibo upang ibigay ang estratehikong kalamangan sa kaaway. Malumanay na tumango si Jongkwan at tinanong siya, kung gayon, paano ko iaanunsyo sa publiko ang pagbabago ng ulo ng pamilya Wade? Sabi ni Charlie, hindi na kailangang sadyang ipahayag sa publiko ang bagay na ito, sa hinaharap, ako na talaga ang bahala sa malaki at maliliit na gawain ng Wade family, pero sa ibabaw, ikaw pa rin ang pinuno ng Wade family. Sumang-ayon si Jongkwan at sinabing, okay. Saka hindi ko muna ito i-announce sa ngayon. Tumingin si Charlie sa mga tao sa likod, muli, itinaas ang kanyang kamay, at seryosong sinabi, ladies and gentlemen. Maraming salamat sa lahat ng pumunta sa Wade Rest ngayon para sa akin. Ngunit hinihiling ko rin sa inyong lahat na bigyan ako ng pabor at huwag ipaalam sa labas ng mundo ang lahat ng nangyari sa Wade Rest ngayon. Kabanata 3549. Nang marinig ito ng mga tao, natural silang pumayag na gawin ito. Kilalang kilala nilang lahat si Charlie, alam ang kanyang mababang profile, dahil hindi niya hinayaang tumagas, natural na hindi susuway ang karamihan. Tumingin si Charlie kay Cheng Feng at sinabing, ang usapin ng pagbibigay ng trono kay Ziyu ay dapat ipahayag sa publiko, kung hindi, nag-aalala ako na hindi niya maitatag ang kanyang awtoridad sa pamilyang Su. Nagmamadaling tumango si Cheng Feng at sinabing, tama, tama. Ngayon ay nagsisisi ako sa harap ng espiritu ng mga magulang ni Mr. Wade, at bukas ay opisyal kong iaanunsyo ang bagay na ito sa publiko. Hayaan mong si Ziyu ang pumalit ng maayos. Mabuti. Tumango si Charlie nang may kasiyahan at sinabing, pagkatapos mapirmahan ang kasunduan, ibinalita ang balita, at natapos na ang pagbibigay ng mga karapatan, aayusin ko na may magpapadala sa iyo sa Madagascar. Hanggat nakikipagtulungan ka ng mabuti, kung ano ang mga bagay na kailangan mong dalhin sa Madagascar,
kung ano ang mga tao na dadalhin mo, hanggat hindi sila masyadong pinalaki, hindi ako makikialam, maaari mong samantalahin ang oras upang maghanda ang mga tao. Sinabi ni Cheng Feng na may matinding pananabik, "Salamat, Mr. Wade. Salamat, Mr. Wade. Isasama ko ang butler kong si Anson at ihahanda ko ang mga supply at team para sa Madagascar." Sa oras na ito, hindi pinangarap ni Anson na naghihintay sa tagumpay ni Cheng Feng sa tahanan ni Su na isasama siya ng kanyang amo na nakapagdesisyon na sa Madagascar. At sa oras na ito, sinabi ni Charlie kay Jongquan, "Ang mga tao ng Cataclysmic Front at ang pamilyang Su ay luluhod lang ng ganito sa ngayon, at ang ating seremonya ng paghahain sa mga ninuno ay magpapatuloy tulad ng dati." Nagmamadaling sinabi ni Jongquan, "Pagkatapos ay ihahanda ko ang lahat para maghanda." Tumango si Charlie, at nang makita niya si Helena sa karamihan, na medyo nahihirapang makihalo sa paligid, sinabi niya kay Jongquan, "Nga pala, huwag kalimutang mag-ayos ng Concord ngayong hapon para ibalik si Helena sa kanyang bansa." Agad na sinabi ni Jongquan, "Huwag kang mag-alala, Charlie, naayos ko na ang eroplano, maaari itong lumipad anumang oras." Sa oras na ito, nagkaroon ng lakas ng loob si Helena na lumapit kay Charlie at sinabi sa isang magalang na tono, "Mahirap para sa iyo na mag-alala tungkol sa aking mga gawain, Mr. Wade." Nakita ni Charlie na tila may sasabihin siya, kaya nagsalita siya, "Helena, huwag kang mag-alala, dahil sinabi kong tutulungan kitang mabawi ang trono, talagang tutuperin ko ang aking pangako." Agad na nakahinga ng maluwag si Helena at tumango ng may pasasalamat, "Salamat, Mr. Wade." Sabi, nag-alinlangan si Helena, paulit-ulit, nagsalita pa rin, "Mr. Wade, nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa bahay, maaaring medyo nagbago ang mga bagay doon." Kumunot ang noo ni Charlie at nagtanong, "Anong balita?" Sinabi ni Helena, "Sinasabi na kahapon ay nag-usap si Olivia at ang mga kinatawa ng pamilya Rothschild ng gabing gabi. Naabot nila ang isang paunang kasunduan sa kasal, handa ng opisyal na ipahayag sa publiko sa 10:00 ng umaga lokal na oras ngayon. Ikakasal si Olivia sa isang miyembro ng pamilya Rothschild, at ang oras ng kasal ay nakatakda bukas ng gabi." Nagulat si Charlie at nagtanong, "Rothschild family? Si Olivia ba ay umiibig sa lalaki ng pamilyang Rothschild?" Nagsalita si Helena, "Sa pagkakaalam ko, si Olivia ay wala talagang kasintahan, at ang Nordic Royal Family at ang pamilyang Rothschild ay walang anumang naunang pagkikita, kaya ang bagay na ito ay medyo biglaan." Narinig ni Charlie ang pangalan ng pamilyang Rothschild, hindi napigil ang sumimangot. Kabanata 3550. Kahit na palaging alam ni Charlie na ang pamilyang Rothschild ay isang mortal na kaaway ng kanyang ama noon, at naisip din na ang pamilyang Rothschild ay malamang na nasa likod ng pagpatay sa kanyang mga magulang, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng anumang direktang pakikipag-ugnayan kay Rothschild. Ang tanging may kaunting koneksyon sa mga Rothschild ay si Walter Horowitz at ang kanyang ama, si Steve Horowitz, na ikinulong niya sa isang dog farm. Ang pamilya Horowitz, sinasabing, ay isang malayong kamag-anak ng mga Rothschild. Ang malayong relasyon na ito ay talagang medyo malayo, kaya't ang dalawang master ay matagal nang nawawala sa Oris Hill, at ang pamilyang Rothschild ay hindi dumating upang hanapin sila. Ipinakikita nito na ang mga pamilyang tulad ng Hogwarts, sa mata ng pamilyang Rothschild, ay simpleng mga mahihirap na kamag-anak na iniiwasan sa pinakamahusay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay gusto na talaga ni Olivia na pakasalan ang pamilyang Rothschild, na gumagawa kay Charlie ng ilang interes. Kaya, ibinuka niya ang kanyang bibig at nagtanong, "Bakit biglang nagdesisyon si Olivia na magpakasal sa ganitong oras? Hindi ba't hindi magtatagal ang reyna ng ilang araw? Hindi ba hindi nararapat para sa kanya na magpakasal sa panahong ito?" Si Helena ay abala sa pagsasabing, "Kung gusto ni Olivia na magpakasal sa malapit na hinaharap, ngayon ang pinakaangkop na oras, kapag namatay si Lola, hindi na siya makakapag-asawa ng mahabang panahon." Nagulat si Charlie at nagtanong, "Ano? Ang iyong Nordic Royal Family ay may kasabihan din na hindi ka maaaring magpakasal sa loob ng isang yugto ng panahon pagkatapos ng pagkamatay ng isang elder." Umiling si Helena at sinabing, "Bagaman wala tayong ganitong kasabihan, ngunit espesyal ang katayuan ni Olivia, siya ang unang nasa linya sa trono, kaya kapag namatay si Lola, dapat niyang ibagsak ang lahat ng kanyang mga personal na gawain at ilagay ang trono, seremonya muna."
Sa pagsasabing iyan, idinagdag ni Helena, ayon sa maharlikang tradisyon, ang bagong emperador ay hindi maaaring magpakasal o magdiborsyo sa loob ng 3 taon pagkatapos umakyat sa trono, dahil ang unang 3 taon ng pag-akyat sa trono ay isang kritikal na yugto para sa pagtatatag ng personal at pati na rin ng isang tao, imahe ng hari. At walang mga personal na bagay ang pinahihintulutang makagambala sa gayong mga oras, kaya't si Olivia ay kailangang isagawa ang kasal bilang empress 3 taon pagkatapos umakyat sa trono, o kailangan muna niya, bago mamatay ang lola ay tapusin ang kasal. Nagdududang tanong ni Charlie, according to what you said, wala pa nga siyang boyfriend noon, tapos ngayon ay bigla niyang ibinalita na gusto niyang pakasalan ang isang miyembro ng pamilyang Rothschild, kaya dapat exchange of interests, di ba? Tumango si Helena at sinabing, I guess so. Palaging inuuna ni Olivia ang mga interes, kung walang matinding interes na sumusuporta sa kanya, walang paraan na bigla niyang ipahayag na gusto niyang magpakasal sa panahong ito. Tumango si Charlie at tumawa, ang pamilyang Rothschild, sigurado, ay nakatutok sa katayuan ng Empress na malapit na niyang makuha. Sa pagsasalita nito, hindi napigilan ni Charlie na mapamura, hindi ko lang akalain na ang pamilyang Rothschild, na may mga kamay sa Europa at Estados Unidos, ay siya rin pala ang magbebenta ng kanilang katanyagan, na medyo iba, mula sa kanilang karaniwang low-key na estilo ng pag-arte. Magalang na nagsalita si Joseph sa oras na ito, Mr. Wade. Mayroon pa akong ilang kaalaman tungkol sa pamilyang Rothschild, ang istruktura ng kanilang pamilya ay napakalaki, na iniiwan ang mga dayuhang kamag-anak, ang sangay lamang ay may 12 dosen ng mga apelyido, sa buong Europa at Amerika. Ipinagpatuloy niya, sa loob ng malaking pamilyang Rothschild, nahahati sila sa kabuoang 3 antas ng hagdan, na, ang unang hagdan na totoong core ng pamilyang Rothschild, ang pangunahing layer na ito ay karaniwang nasa Estados Unidos. Ang isang maliit na bilang sa United Kingdom, ang susunod na antas ng pangalawang hagdan ay karaniwang nasa Canada, France at Germany, at ang 3rd hagdan, sa ibang mga bansa sa Europa. Sa tingin ko ang isang ito na pakasalan si Prinsesa Olivia ay isang sangay ng 3rd order na hagdan ng pamilya Rothschild. Malumanay na tumango si Charlie at sinabing may interes, kung gayon, ito ay isang magandang pagkakataon upang direktang makipag-ugnayan sa pamilyang Rothschild. Nang marinig ito ni Jongquan, agad siyang napabulalas, Charlie, ikaw, ayaw mong pumunta sa Northern Europe, di ba? Tumawa si Charlie, sa orihinal, ayaw kong pumunta ng personal, ngunit dahil nandoon din ang pamilyang Rothschild, gusto ko talagang pumunta at makita ito. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaling niya ang kanyang ulo kay Helena at sinabing, Helena, kapag natapos na ang seremonya ng mga ninuno, pupunta ako sa Hilagang Europa kasama ka. Kabanata 3551. Ang orihinal na intensyon ni Charlie ay uminom ng rejuvenation pill para ibigay kay Helena. Ang kalahati nito ay kay Helena upang gamutin ang kanyang karamdaman, at ang natitirang kalahati ay dalhin niya ito sa Nordic Queen na ang buhay ay nasa panganib. Hanggat maaari siyang bumalik sa Hilagang Europa upang makita ang reyna, ang natitirang kalahati ng mga pampa bottle na table toss sa 2 bahagi, sa reyna muna, na ibinigay sa kanya ay tiyak na magising ang reyna mula sa malalim na pagkawala ng malay. Pagdating ng panahon, maaari niyang gamitin ang kalahati bilang kondisyon para ibigay sa kanya ng reyna ang trono. At tiyak na gagawin ng reyna ang lahat para matulungan siya sa trono kapag nakita niya ang bisa ng rejuvenation pill. Naniniwala si Charlie na para sa isang matandang babae na nasa isang malalim na pagkawala ng malay at may karamdaman sa wakas, ang paggising muli ay parang muling nabubuhay. Sa makatuwid, tiyak na pahahalagahan niya ang pagkakataong ito ng labis. Kung makakakuha siya ng 2 doses ng rejuvenation pill, ang kanyang buhay ay maaaring magpatuloy ng hindi bababa sa 1 taon pa o mas matagal pa sa mabuting kalusugan, naniniwala ako na hindi niya malalabanan ang toksong ito. Gayunpaman, ngayon ay biglang narinig ni Charlie na ang kapatid ni Helena na nagngangalang Olivia ay magpapakasal sa pamilyang Rothschild. Isa itong magandang pagkakataon para makipag-ugnayan ng maaga sa pamilyang Rothschild. Sa makatuwid, gusto niyang personal na pumunta sa Northern Europe para makita kung ano ang layunin ng kasal ng pamilyang Rothschild sa royal family ng Northern European, at siya nga pala, maaari din niyang hawakan ang linya ng pamilyang Rothschild. Nang marinig ni Helena na sinabi ni Charlie na pupunta siya sa Europa kasama niya, natural na tuwang-tuwa siya.
Nasaksihan niya ang lakas nito at alam niyang kung susuko siya, may lalagay siya nito sa trono. Sa oras na iyon, hindi lang niya may iligtas ang kanyang ina, kundi pati na rin ganap na mapupuksa ang kanyang dating kahihiyan. Kaya, sinabi niya kay Charlie nang may labis na pasasalamat, "Mr. Wade, salamat." Ikinaaway ni Charlie ang kanyang kamay, tumingin sa paligid ng mga tao, sinabi, "Salamat sa lahat ng mga kaibigan para sa araw na ito, sa kabila ng panganib na nagmamadali sa Wade Rest, karamihan sa inyo ay malayo na, bakit hindi pumunta mamaya sa Shangri-La Hotel upang magpahinga? Kailangan kong pumunta sa Northern Europe mamaya, bago umalis, gusto kong pasalamatan kayong lahat sa Shangri-La Banquet, mangyaring huwag mag-atubiling dumalo." Nagmamadaling sinabi ni Nan ako, "Mayroon kang negosyong dapat harapin, huwag kang maging abala nang wala kami, at hindi kami tumulong sa pagkakataong ito, kaya hindi mo kailangang personal na mag-host ng isang piging upang magpasalamat." Seryosong sinabi ni Charlie, "Nan ako, kaming mga tao ay nag-aalala tungkol sa pag-ibig at katwiran, kahit na ngayon ay nakipagdigma ako sa Cataclysmic Front, at hindi ko hinayaang makipagkita sa Cataclysmic Front. Ngunit handa ka pa rin pumunta upang tulungan ako sa ganoong oras, ito ay pag-ibig at katwiran, sa aking paningin, ito ay tumitimbang ng higit sa 1,000 bar ng ginto." Tumayo si Philip sa oras na ito at nakangiting sinabi, "Mga Ginoo at mga Ginoo, lahat ng nagtitipon dito ngayon ay isaalang-alang si Charlie bilang isang mabuting kaibigan, mapagkakatiwalaan, at maging miyembro ng pamilya. Dahil sinabi niya ito, maaari ka ring maghintay ng ilang sandali sa Eastcliff, at pagkatapos ng seremonya ng ninuno ng pamilya Wade, uminom ng ilang tasa kasama siya." Nang marinig ito, agad na sinabi ni Elder Song, "Dahil sinabi na ni Master Wade, hihintayin ko siyang matapos ang seremonya ng ninuno at mag-inuman ng magkasama." Sinabi rin ni Yuhiko ito, "Mr. Wade, pakitiyak na maghanda ng mas maraming masarap na alak ngayong gabi. Hindi ako babalik hanggat hindi ako lasing." Umiti si Charlie, "Huwag kang mag-alala, Mr. Ito, magkakaroon ako ng sapat na masarap na alak." Kabanata 3552. Pagkatapos noon, tumingin si Charlie kay Warnia at sinabing, "Warnia, dapat mong ayusin ang bus para dalhin ang lahat sa Shangri-La para sa maikling pahinga." Agad namang sumang-ayon si Warnia at mahinang sinabi, "Master Wade, huwag kang mag-alala, aayusin ko ng mabuti ang lahat." "Mabuti." Muling itinaas ni Charlie ang kanyang kamay sa mga tao at sinabing nakakuyom, "Ladies and gentlemen, later on, is the Wade Family Ancestor Sacrifice Ceremony. Kaya gusto kong pumunta muna kayong lahat sa hotel para magpahinga, at pagkatapos ng sacrifice ceremony, doon muna ako magkikita." Alam din ng karamihan na ang seremonya ng mga ninuno ng pamilya Wade ay ginaganap 1 beses lamang tuwing 12 taon, at ito ay solemn na at privado, at hindi ito isang pampublikong seremonya, kaya hindi nararapat na manatili ang mga tao dito at manood. Kaya, nagpaalam ang lahat kina Charlie at Jongquan at umalis sa Wade Rest sa bus na inayos ni Warnia at Nan ako, patungo sa Shangri-La Hotel sa Eastcliff. Pagkaalis ng ilang bus maliban sa mga miyembro ng Cataclysmic Front na nakaluhod sa lupa at ang pamilyang Su, ang iba ay pawang mga miyembro ng pamilyang Wade at ang butler na si Leon. Cataclysmic Front kay Joseph bilang ang ulo, halos 100 mga tao sa isang pyramid hugis ng maayos na lumuhad sa pagsamba. Ang mga taong ito ay nasa poster ng mga binti ng magkasama, ang mga braso ay nakayuko sa parehong oras na ang nuo ay kumatok sa lupa. Tutal, lahat sila ay practitioner, kaya lahat ay nakaluhod sa parehong anggulo at tindig, mukhang malinis at maayos. Bukod dito, lahat sila ay nakaluhod sa lupa sa isang estado ng walang kapantay na kabanalan. Sa partikular, ang pagluhod sa unahan ay si Joseph, kahit na ang ekspresyon na nakatago sa loob ng likaw ng braso, ay puno ng kahihiyan. At ang ama at anak ng pamilyang Su, kahit na hindi sila ng ahas na hamina, ngunit pagkatapos ng lahat, ang lakas ng katawan ay hindi maaaring suportahan, lumuluhod ng hindi mahaba, ang katawan ay hindi maaaring suportahan, kaya maaari lamang nilang hayaan ang itaas na katawan na nakahiga sa lupa. Kaya naman, hindi perpekto ang pagkakaluhod ng dalawa. Ang pamilya Wade, sina Andrew, Morgan, at iba pa, ay nag-aalalang tumingin kay Charlie, natatakot na siya ay makipag-ayos sa kanila sa oras na ito. Pinagmasdan ni Charlie ang convoy ng bus na bumababa sa bundok,
dahanda ang lumingon, tinitigan ang pamilya Wade na may parang sulo, at sinabi sa malamig na boses. Ngayon, sa harap ng mga ninuno ng pamilya Wade, opisyal kong pinamamahalaan ang malaki at maliit na gawain ng pamilya Wade. At ang unang bagay na gagawin ko pagkatapos ng pagkuha ay upang bigyan ang malambot na buto na pamilyang Wade na tagapagmana ng magandang calcium supplement. Pagkarinig sa sinabi ni Charlie, hindi maiwasang manginig ang mahinang puso, napatingin sila sa kinatatayuan ni Charlie, alam nilang magsisimula na itong mag-liquidate. Sa sandaling ito, sa isang salita lang ay inalis niya ang kapangyarihan ng pamilya sa matandang si Wade, nagsalita siya, "Charlie. Itong sitwasyon ng pamilya Wade ngayon, kailangan talagang ayusin. Hindi ka dapat maging maluwag dahil lang sa pagmamalasakit mo sa iyong pamilya." Tumango si Charlie at malamig na sinabi, "Oo naman. Ilan sa mga ina po ng pamilya Wade, upang mabuhay, huwag mag-atubiling iwanan ang dignidad at interes ng pamilya Wade, huwag mag-atubiling isuko ang mga libingan ng mga ninuno at negosyo ng pamilya. At kahit na naghanda ng damit panluluksa ng maaga upang manalangin para sa kapatawaran para sa mga hindi kamag-anak, mga taong ito, at kapag ang pambansang krisis, ano ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taksil na nagtaksil sa kaaway at sumuko? Lahat ng miyembro ng pamilya Wade na may dalang mga damit panluluksa ay labis na kinabahan na nanginginig ang kanilang mga binti. Si Cynthia, na pinakananunuya kay Charlie, ay lumuhod sa lupa na may poof, nabulunan ng uhog at luha, Charlie, mali si tita, paumanhin ni tita sa mga ninuno ng pamilya Wade. Ikaw na ngayon ang pinuno ng pamilya Wade, kahit anong parusa mo, hinding-hindi magrereklamo si tita. Habang umiiyak, hinugot niya ang panluluksa na nakakubli sa kanyang mga bisig at inihagis sa lupa, umiiyak ng may pagsisisi, "Charlie, pakiusap, alang-alang sa unang tiyahin na malaman ang pagkakamali at aminin ang parusa, maging maluwag ka kay tiya, simula ngayon hindi ko na ulit gagawin." Si Andrew, Changyeon, at iba pa ay agad na napatulala. Nagtaka rin sila, ang karakter ng pinakamatinding Cynthia kung paano siya mauunang umamin ng kasalanan ngayon, gusto na pala niyang mangagaw ng headline para mas magaang pangungusap . Nangangati ang ngipi ni Andrew sa galit, sa puso'y nagmura, "Cynthia, sa huli, marunong tumubo ang utak mo." Kahit ang wallflower ay hindi kasing bilis ng reaksyon niya. Kabanata 3,553. Ang bait talaga ni Cynthia. Alam niya na kapag napakaraming tao ay pare-parehong nagkasala, kung sino ang unang umamin sa kanilang kasalanan ay siyang manggenguna. Bukod dito, mas marami siyang alam tungkol sa mga ginawa ni Charlie kaysa sa iba at mas personal niyang naranasan. Narinig na niya noon ang paraan ng ginawa niya nang ituwid niya ang ilang eksperto ng pamilya Wu sa Suang. Hiniling niya kay Orville na mag-ukit ng mga salita sa noo ng mga taong iyon, na siyang unang umami ng parusa, ay inukit ang pinakamaliit na salita, at para sa bawat tao pagkatapos nito, ang bilang ng mga salita ay tumaas ng isa. Sa pagtatapos ng taong iyon, inukit daw ang ulo na puno ng mga salita at hindi sapat na gamitin sa ibang pagkakataon. Sa mga nakaraang aralin na ito, paano pinapayagan ni Cynthia ang iba na lumuhod sa kanyang harapan? Hindi rin inaasahan ni Charlie, napakabilis na lumuhod si Cynthia, kaya't nagsalita, "Tita ka, sa kabila ng 1,000 pagkakamali, nakatatanda pa rin ako, kahit ako na ngayon ang pinuno ng pamilya Wade, ang dibisyon ng mga matatanda at mga bata ay maaaring huwag maging magulo. Kaya hindi ka lumuhod sa akin, lumuhod sa mga ninuno ng pamilya Wade lumuhod." Napakabilis ng reaksyon ng utak ni Cynthia, kaagad habang nakaluhod habang ginagamit ang magkabilang tuhod para ayusin ang direksyon, nakatingin sa ancestral grave ng pamilya Wade sa hindi kalayuan. Kaagad pagkatapos, ibinagsak niya ang kanyang ulo sa lupa at umiyak. "Narito ang mga ninuno, nabigo ang iyong hindi karapat-dapat na apo, si Cynthia, naunahin ang mukha ng mga ninuno at ang interes ng pamilya Wade. At halos ipagkanulo ang mga ninuno para sa kaluwalhatian at kinilala ang magnanakaw bilang aking ama, kaya talagang nahihiya ako sa pagkilos na ito sa harap ng mga ninuno, at karapat-dapat akong mamatay. Nakikiusap ako sa mga ninuno na hatulan ako. Kumbinsido na ngayon si Cynthia. Anong dignidad, anong mukha, anong matandang prinsesa, ang mabahong ugali ng matandang sanggol, sa sandaling ito, lahat ay nawala. Alam niya na ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang makahingi ng tawad kay Charlie,
Kung hindi, isang salita mula sa kanya ang makapagpapaalis agad sa kanyang pamilya, ang may asawa ng anak na babae ng pamilya Wade. Sa kasong iyon, siya ay talagang isang walang laman na basket ng tubig. Nang makita ni Charlie na sobrang upbeat ni Cynthia, medyo naaliw siya. Gayunpaman, tumango siya na may pagsang-ayon sa kanyang mukha at sinabi, "Maaari kang maging unang umamin sa iyong pagkakamali at magkusa na magtapat sa mga ninuno ng pamilya Wade, na nagpapatunay na ikaw ay mas malay kaysa sa iba dahil ito ang kaso, dapat ka ring masentensyahan ng basta-basta." Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Charlie, sina Andrew, Morgan, pati na rin sina Changyeon, Hoaid, at iba pa, lahat ay tumakbong parang baliw sa harapan ng libingan ng mga ninuno ng pamilya Wade. Isa-isang kinuha ang pinakasentro na posisyon at lumuhod sa lupa gamit ang isang poof, nang walang sabi-sabi ay nagsimula silang yumuko ng desperadong aminin ang kanilang mga pagkakamali. Sa ilang sandali, ang ritmo ng desperadong pagkotoang ng gang, kasama ang pagkuha ng langis na may uri na karaniwang kilala bilang kotoang oil pumping machine, ay mukhang medyo nakakatawa. Hindi umimik si Charlie, walang ekspresyon na pinapanood silang nag-aagawan sa pagyuko at pag-amin. Napakalinaw ng puso niya, kumbinsido talaga si Tita Cynthia dahil kumbinsido talaga, natural na mananatili ang kinabukasan sa pamilya Wade para pagsilbihan ng pamilya Wade, ngunit hanggang na nasa harap niya ngayon, bawat isa ay puno ng magarbong, na hindi maaaring bahagyang pinatawad. Ang grupong ito ng mga tao ay bam-kautaw kalahating araw, ang mas kautaw ay mas masakit sa parehong oras, ngunit din ang mas maraming kautaw mas napakalalim. Ang akala nila noong una ay basta positibo at makajos ang kanilang pag-uugali, tiyak na magiging maluwag si Charlie tulad ng ginawa niya kay Cynthia. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, kalahating araw nang nagkukautaw ang lahat, hanggang ngayon ay wala pa rin sinasabi si Charlie. No way, walang nang ahas na huminto, tuloy-tuloy lang silang nakayuko, sunod-sunod, isang yuko hanggang sa asul at lila ang ulo. Kabanata 3554. Si Layla, hindi nakatiis at sinabing, "Charlie, ay papatayin kung patuloy na yumuko." Umiling si Charlie at walang pakialam na sinabi, "Huwag kang mag-alala tiya, ang grupong ito ng mga tao, mayroong isang bilang, lahat ay duwag sa takot sa kamatayan na walang kakayahan na mga daga. Kung hindi, hindi sila makakalusot kagabi para bumili ng mga damit na panluluksa. Dahil takot na takot silang lahat sa kamatayan, paano nila napatay ang sarili nila dito? Hindi ito lohikal." Sa pagsasabi niyan, halatang nakita niya na ang lakas ng pagyuko ni Morgan ay halatang mas maliit, at sa unang tingin ito ay walang pinipili, kaya't sinabi niya sa malamig na boses, "Tita, nakikita mo ba si Morgan? Ang nuo ay humahalik lang din sa lupa, hindi makita sa lakas." Narinig ito ni Morgan, isang malamig na pawis sa likod ng takot, nagmamadaling pinilit ang kanyang ulo para sa isang natamba, masakit, halos hindi nakalabas ang mga ngipin sa kanyang bibig. Tumingon si Charlie kay Jongkwan at nagtanong, "Lolo, sa ngayon, sino ang may pananagutan sa iba't ibang negosyo ng pamilya Wade?" Sinabi ni Jongkwan, "Ang pangunahing negosyo ng pamilya Wade, ay karaniwang hawak ng isang pangkat ng mga manager na namamahala, nang ang iyong ama ay nag-aalala na ang mga miyembro ng pamilya ay hindi natututo, kaya iginiit ang pagtatatag ng isang pangkat ng mga piling propesyonal na tagapamahala. Ang mga taong ito, ang pinakakaraniwang mga katutubo na kawani, ngunit karaniwang kinuha mula sa pangunahing nangungunang paaralan ng negosyo, ang gitna at nakatatanda halos lahat mula sa nangungunang 500 kumpanya sa mundo, o mga nangungunang institusyon ng venture capital. Sa karagdagan, mayroon kaming isang napaka-propesyonal na pangkat ng mga piling abogado, na responsable para sa lahat ng legal na gawain ng pamilya Wade. Oo, bilang karagdagan sa dalawang sektor na ito, mayroon ding pinagkakatiwala ang koponan, na responsable para sa pamilya ay hindi maaaring gamitin ang bahagi ng pera na inilagay sa tiwala ng pamilya para sa pamumuhunan at pamamahala." Nagulat si Charlie at itinuro ang hanay ng mga taong nakaluhod at nakayuko sa lupa at ibinuka ang kanyang bibig at nagtanong, "Wala bang ginagawa ang mga taong ito?" Umiling si Jongkwan at sinabing, "Kung ang pamilya Wade ang pamumuno sa kanila, natatakot ako na matagal na itong gumuho. Lahat sila ay nakabitin, mayroong vice chairman, general manager, director, ngunit ang aktwal na negosyo at mga desisyon ay hindi kailangan na sila ang mamahala.
Ang mga maliliit na desisyon ay panloob ng pangkat ng mga tagapamahala. Ang mga malalaking desisyon ay karaniwang ginawa ko, ngunit sa hinaharap, ikaw ang baalang gumawa ng mga desisyon. Tumango si Charlie at walang pakialam na sinabi, dahil ang mga taong ito ay walang gaanong praktikal na gamit, kung gayon, alisin na lang silang lahat sa Wade Group, sa paningin, at sa isip. Halos matambo si Kotoang nang marinig ito ni Andrew, agad na tumayo at nagtanong, "Charlie, ikaw, saan mo kami dadalhin?" Sabi ni Charlie, "Huwag kang mag-alala, hindi kita hahayaang makalayo." Sinabi niya iyon, idinagdag niya, "Hindi ba kayo mahilig magsuot ng damit na nagdadalamati? Dahil masyado kang anak, magpapa-install ako ng ilang simpleng bahay para sa iyo sa paanan ng Wade Rest Mountain. At kayong lahat na 18 taong gulang o mas matanda pa, o wala na sa paaralan, isa sa inyo ay mananatili rito upang maayos na pagmasdan ang pagluluksa para sa mga ninuno ng pamilya Wade sa loob ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon na ito, bibigyan kita ng mga tao ng electronic shackles, 24 na oras na pagsubaybay sa iyong lokasyon, walang sino man ang pinapayagang umalis sa Wade Rest ng kalahating hakbang." Nang marinig ito ni Morgan, ang buong tao ay halos mawala ng malay, magulo at walang lakas na umiyak, "Charlie, hindi ka maaaring maging malupit. Pinsan mo ako, ang panganay na apo ng pamilya Wade. Hindi mo ako makukulong sa Wade Rest Mountain." Tumango si Charlie at nagsalita, sabi ng mga tao, "Tama ang baril sa isang ibon, itong IQ mo ay talagang nakakabahala." Pagkatapos sabihin iyon, agad niyang sinabi kay Cheng Feng Su, "Nagkataon na malapit ka nang pumunta sa Madagascar para maging landlord, pagdating ng panahon, isama mo ang taong ito at hayaan mo siyang maging matagal mong manggagawa sa loob ng 3 taon. Panipi. Nang marinig ito, napaiyak si Morgan at umiyak, "Charlie, handa akong patuloy na magluksa para sa aking mga ninuno sa Wade Rest Mountain. Ako ang panganay na anak at apo, paano ako mawawala sa pagluluksa?" Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay, "Huwag masyadong seryosohin ang iyong sarili, ang pagluluksa ay maaaring kumpletuhin kung wala ka dito upang kahihiyan, mas maganda rin ang mukha ng mga lumang ninuno." Pagkatapos nito, sinabi niya sa malamig na boses, "Morgan, mula ngayon, kung makipagkasundo ka ulit sa akin, magiging 6 na ako ng 3 taon. Umiyak si Morgan at bumagsak sa lupa sa lugar. Nalungkot ang puso ni Andrew para sa kanyang anak, ngunit para sa kanyang sarili, kaya nagmadali itong nagtanong. "Hinayaan mo kaming manatili dito upang obserbahan ang pagluluksa para sa matandang ninuno sa loob ng 3 taon, paano ang aming pagkain at inumin?" Walang pakialam na sinabi ni Charlie, "Ang iyong pagkain at inumin, papadalhan kita ng mga tao ng regular." Nagtanong muli si Andrew, "Kung gayon, paano kung magkasakit tayo?" Walang ekspresyong sinabi ni Charlie, "Kapag nagkasakit ka, aayusin ko ang mga doktor mula sa ospital ng pamilya Wade na pumunta sa iyong mga tahanan upang gamutin ka. Kung sino man sa inyo ang may malubhang karamdaman at nangangailangan ng operasyon o ospital, itatayo ko kayo ng field hospital sa paanan ng Wade Rest Mountain." Sa madaling salita, sa susunod na 3 taon, kahit na bumagsak ang langit, nang walang pahintulot ko, hindi mo maaaring iwan ang Wade Rest kahit isang segundo. Kabanata 3555. Hindi inaasahan ng nakaluhod na mga miyembro ng pamilyang Wade na magiging ganito kalupit si Charlie. Lahat sila ay miyembro ng pamilya, pawang mga unang anak na lalaki, at apo, gusto niyang ay pakulong silang lahat sa Wade Rest Mountain at pilitin silang magdidalamhati para sa kanilang mga ninuno sa loob ng 3 taon. Para sa mga mayayaman na ito na nakasanayan ng magsaya, kahit 3 araw ay hindi katanggap-tanggap, lalo pa ang 3 taon. Kaya, ang mga tao ay nagmamadaling tumingin kay Jong Kwan at hinintay siyang magsalita ng magandang salita para sa kanila. Tiningnan ni Jong Kwan ang nakakaawang mga mata ng mga taong ito at nakaramdam ng kaunting habag sa kanyang puso. Sinuportahan nga niya si Charlie na parusahan ng maayos ang mga walang spine na anak na lalaki at apo na ito, ngunit hindi niya inaasahan na makikipaglaro siya ng husto sa sandaling magsimula siya. Kaya naman, hindi niya napigil ang sabihin sa kanya, "Charlie, ang paggawa sa kanila ng pagluluksa para sa kanilang mga ninuno ay talagang isang magandang parusa, ngunit 3 taon, hindi ba ito ay medyo mahaba?" "Matagal," seryosong sinabi ni Charlie, "hindi mo dapat kalimutan kung anong mga ideya ang kanilang nilalaro ng paisa-isa.
Palihim nilang binili ang mga damit na panluluksa nang hindi nakikipag-usap sa iyo, na malinaw na gustong maghintay hanggang ngayon kung kailan ka magkaharap ni Joseph at pagkatapos ay talikuran ka. Ito ay para patayin ka at pagkatapos ay tap-akan ang iyong bangkay para sumama sa kaaway pagkatapos mong mamatay. Sa palagay mo ba ay masyadong mahaba ang parusa ng 3 taong pagluluksa para sa gayong tao? Biglang lumungkot ang ekspresyon ni Jongkwon. Naunawaan din niya ang katotohanan ito. Kaya lang, sadyang hindi niya inisip ang level na ito. Pero kung tutuusin natin talaga, totoo talaga ang sinabi ni Charlie. Naiiyak na sabi ni Andrew sa sandaling ito, Tatay. Hindi naman talaga namin sinasadya, hindi ka dapat magkamali, Dad. Nakiusap din ang iba na sana ay hindi maapektuhan ang matanda sa mga sinabi ni Charlie. Ngunit nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Jongkwon, ikinaway ang kanyang kamay, at sinabi sa kanyang sarili, Tatanda na ako, lumalambot na ang puso ko, at lalo akong nagiging babaero, kalimutan mo na ito, anuman. Pagkatapos sabihin niyon, sinabi niya kay Charlie, Charlie, 3 taon o 5 taon, nasa iyo ang lahat. Tumango si Charlie, mahinang nagsabi, tanggap na, huwag kang magsalita. Ang mga hindi tumatanggap ay may pangalawang opsyon, na gawin ang katulad ni Morgan at pumunta sa Madagascar. Nang lumabas ang mga salitang ito, agad na tumikom ang lahat. Sa ganitong panahon, walang nang ahas na hawakan ang malas ni Charlie. Dahil, hindi lang siya ang pinuno ng pamilya Wade, kundi pati na rin ang bagong master ng Cataclysmic Front, sa kanyang komprehensibong lakas dito, walang maglalakas loob na suwayan siya. Nang makita na ang mga taong ito ay kasing tapat ng mga pugo, tumango si Charlie bilang kasiyahan at nagsalita, dahil lahat kayo ay walang opinyon, kung gayon ang 3 taon ay magsisimula mula ngayon. Para kay Charlie, ang grupong ito ng nakaluhod na mga miyembro ng pamilyang Wade ay walang halaga sa pamilya Wade. Ang grupong ito ng mga tao ay may maliit na kakayahan at maliit na kontribusyon, tulad ng nangungunang mayamang pamilya na talunan mayaman ikalawang henerasyon ang iniisip lang nila, ano ang magagawa nila? Anong kakainin? Ano ang hindi sapat? Walang gaanong kakayahan ngunit maghapon at magdamag kung saan-saan nagpapanggap na bagay. Dinilaan ng matanda noon ang kanyang guya, kahit alam niyang walang kaya ang mga taong ito, pero iniisip din nila na sariling kadugo nila, syempre, dapat spoiled at alagaan. Ngunit sa opinyon ni Charlie, ang grupong ito ng mga tao ay ganap na A55 butas ng pamilya Wade. At, o isang grupo ng mga walang gulugad na A55 holes. Matapos niyang sakupin ang pamilya Wade, ang unang bagay na dapat gawin, ay humanap ng paraan upang maalis ang mga taong ito mula sa kani-kanilang posisyon, upang hindi sila basta-basta kumilos ng parasitiko. Ngunit, pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay ang kadugo ng pamilya Wade, ay ang mga unang anak na lalaki at apo, kung hindi sila gumawa ng anumang malaking pagkakamali, nais na anyayahan sila off ay hindi madali. Kung ang malakas na pag-alog, natatakot ako na ito ay mag-trigger ng pagtanggi ng lahat sa pamilyang Wade, at kahit na ang labas ng mundo ay makakakuha ng napakahirap na pandama. Ngunit ang kagandahan ay ang grupong ito ng mga tao ay talagang nagkusa na bigyan si Charlie ng isang perpektong pagkakataon upang maituwid sila. Kung ang mga taong ito ay hindi lihim na nagpunta upang bumili ng mga damit na panluluk sa kagabi, hindi maaaring makatwiran si Charlie na alisin ang lahat ng ito. Ngayon, nang hindi makahanap ng magandang paraan si Charlie para alisin sila sa pamilya Wade, lahat sila ay nagkusa na pumunta sa kanyang pintuan. Ito, kasama si Joseph na nagkusa na pumunta sa pintuan, ay katulad din. Sa oras na ito, si Cynthia na nanginginig na tumingin kay Charlie, natatakot at kinakabahan na nagtanong, Charlie, na, tiyahin na iyon, tita kahit papaano ay siya rin ang unang umamin ng kasalanan, ngayon mo lang sinabi, bigyan mo ako ng pagkakataon, para masentensyahan ng magaan. Siyempre, malumanay na tumango si Charlie at sinabing, ikaw, sa lahat ng tao, ay nagpakita ng pinakamahusay na saloobin upang aminin ang pagkakamali, ngunit ang pinakamabilis din na umamin ng mga pagkakamali, kaya sa pagkakataong ito ay natural na bigyan ka ng lambat. Sa pagsasabing iyon, natahimik siya sandali at sinabing, paano ito, manatili ka rito sa kanila upang obserbahan ang pagluluksa sa loob ng 3 araw, at pagkatapos ng 3 araw ay bumalik sa pamilya Wade para alaga ang mabuti ang lolo.
Nang marinig ito ni Cynthia, dalawang linya ng maiinit na luha ang bumuhos mula sa pananabik. Hindi niya talaga akalain na bibigyan talaga siya ni Charlie ng ganoon kahusay na pagtrato. Ang iba ay mananatili rito sa loob ng 3 taon, ngunit kailangan lang niyang gumugol ng 3 araw. Sa oras na ito, Cynthia, ay ganap na nakita Charlie bilang ang tagapagligtas, nasa sabik at medyo incoherent, kahit na ang boses ay medyo nanginginig sinabi. Siya, Charlie, salamat, salamat, huwag kang mag-alala, mamaya kailangan ko, magreporma, magsimula ng bagong buhay. Panipik. Kabanata 3556. Tumango si Charlie na may kalmadong ekspresyon. Hindi naman sa gustong-gusto niyang alagaan si Cynthia, pero ang ganitong oras, ay gumawa ng malaking gap para sa iba. Gaya nga ng kasabihan, uunlad ang sumusunod sa akin, mamamatay ang lumalaban sa akin. Ang isa ay umunlad, ang isa ay namamatay, na siyang pinakamalaking agwat. Nagbibigay din ito ng malinaw na senyales sa gang ng pamilya Wade. Sa hinaharap, ang lahat ng pamilya Wade, ay dapat makinig sa kanyang mga salita at sumunod. Napakalinaw din ni Charlie, nais na tiyakin na ang pamilya Wade sa hinaharap ay wala ng katulad na sitwasyon, dapat siyang gumamit ng malakas na kapangyarihan, matatag na kontrolin ang buong pamilya Wade. Kaya, ngayon, ang konseptong ito ay ganap na mauugat sa kanilang mga puso. Matapos maalis ang lahat, sinabi ni Charlie kay Jongkwon, Lolo, halos maayos na ang lahat, oras na upang simulan ang ritual ng ninuno. Malakas na tumango si Jongkwon, okay. Ang seremonya ng pagsamba sa mga ninuno ng pamilya Wade ay orihinal na napakaing randy. Bago ang ritual ng mga ninuno, ang 4 na anyo ng mga ritual, katulad ng musika, awit, sayaw, at ritual, ay hindi mas mababa sa Confucius ritual ng Confucius Temple. At ang mga handog na sakripisyo na inihanda para gamitin bilang dedikasyon ay napakayaman din sa iba't ibang uri. Upang maisagawa ang isang magandang seremonya ng ninuno, ang pamilya Wade sa tuwing kumukuha ng isang propesyonal na direktor at isang buong hanay ng pangkat ng choreography, mga costume, props, aktor, tunog, lahat sila ay nangunguna. Pero ngayon, ang matagal ng pinag-uusapan tungkol sa acting staff, walang dumating. Alam ng lahat na ang pamilya Wade ay magderanas ng isang sakuna ngayon, lahat ay umiiwas dito. Not to mention the paid actors and actresses, even the more than 700 members of the Wade family branch, also ran away, left Jonathan Wade one only. Sa makatuwid, oras na ito ang seremonya ng ninuno, lamang helplessly castrate maraming mga proseso. Ang musika, kanta, sayaw, at mga ritual ay lahat ay tinanggal, at ang tanging natitira ay ang mga ritual ng pagsasakripisyo na isinagawa mismo ng pamilya Wade. Hinawakan ni Jongkwon ang teksto ng sakripisyo na isinulat niya sa magdamag sa loob ng maraming araw, habang lumuluha, habang bumubuntong hininga, ang tekstong ito ng sakripisyo, na isinulat sa lahat ng pamilyang Wade na maunlad, pagkakaisa, muling paglikha ng kaluwalhatian, ay isang ulat na inihanda ko sa mga ninuno ng ang pamilya Wade. Sa pagsasalita dito, nagpakawalo ng mahabang buntong hininga si Jongkwon at nakahinga ng maluwag. Ngunit sinong mag-aakala na ngayon, mahigit 700 miyembro ng sideline ng pamilya Wade ang lahat ay wala. At ang aking mga unang anak na lalaki at mga apo, ay nagsuot pa ng pagluluksa para sa iba. Ako, ay talagang nahihiya sa harap ng aking mga ninuno, at wala akong mukha upang basahin ang tekstong ito ng sakripisyo. Bukod dito, ang orihinal na inihanda na mga ritual ng ninuno ay halos tumigil, at hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa mga ninuno. Jongkwon sinabi, tahimik dahil sa isang surge ng bigla ang emosyon, ilang beses na sasakal, mahirap magpatuloy. Siya ay isang taong may malalim na damdamin sa pamilya, hindi bababa sa mas malakas kaysa sa mga lumuluhod sa lugar ng mga anak ng pamilyang Wade. Nang maisip niya ang once in 12 years ancestral ceremony, ito ay napakasama at napaka-depress, lalo siyang nakaramdam ng hirap. Nang maisip niya ang mahigit 100 ninuno ng pamilya Wade na nakahiga dito, mas masakit ang kanyang kalooban. Matagal na niyang nalampasan ang edad ng buhay, ang edad na ito ng mga matatanda, mas pinahahalagahan ang buhay, at higit na paggalang sa mga ninuno na pumanaw na. Kapag ang isang tao ay bata pa at walang takot at walang pananampalataya, kapag siya ay namamatay,
hindi niya maiwasang isipin ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga ninuno, at kung makikita niya sila sa kabilang mundo pagkatapos niyang mamatay, at kung makita niya sila kung paano niya dapat harapin ang mga ito. Nakita ng pamilya Wade na nabulunan ang matanda, halos lahat ay napayuko sa hiya. Habang kinuha ni Charlie ang sacrificial paper na isinulat niya at pinunit ito, matigas ang mukha niya habang nagsasalita, "Lolo, dahil hindi nararapat ang sacrificial paper, punatan mo na lang, hindi mo na kailangang sisihin ng sobra ang sarili mo." Saying that, he said, sa kasabihan, "Maraming paghihirap ang gumagawa ng isang bansa, para sa isang pamilya, ito ay pareho." Ang seremonya ng ninuno ay medyo bastos at simple, ngunit nagbibigay daan din ito sa amin na makilala ang tunay na mukha ng maraming tinatawag na mga kamag-anak. Sa hinaharap, ang pamilya Wade ay hindi na maniniwala sa mga bloodline, kundi sa mga aktual na aksyon. Ang lahat ng miyembro ng direktang linya, pati na rin ang mga side branch, ay kailangang magpakita ng mga aktual na aksyon kung gusto nilang makakuha ng mga benepisyo mula sa Wade family sa hinaharap. Kung may gustong ibahagi ang yaman ngunit hindi ang hirap, pasensya na, babayaran ko siya. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Charlie kay Leon at tinanong siya, "Housekeeper Leon, iyong mga miyembro ng sideline na tumakas magdamag, hindi pa rin makontak." Awkward na sinabi ni Leon, "Young Master, lahat ay wala pa rin o wala sa service area, tinatayang bago pa makatanggap ang outside world ng isang tiyak na balita tungkol sa pangyayari ngayon, hindi na nila bubuksan ang telepono." Kumunot ang noo ni Charlie at nagsalita, "Kung ganoon, kapag ang Cataclysmic Front ay naglabas ng balita sa labas ng mundo mamaya, na nagsasabi sa labas ng mundo tungkol sa pag-amin ng pagkatalo ngayon ng pamilyang Wade, dapat na mas lalo silang gumuhit ng linya sa pamilya Wade, tama?" "Siguro nga." Magalang na sinabi ni Leon, "Young Master, sa katunayan, karamihan sa mga side branch ay hindi mo kailangang bigyan ng labis na pansin, mayroon silang kaunting praktikal na kontribusyon sa pamilya Wade. Sa kabaligtaran, nakakakuha sila ng mga benepisyo mula sa pamilya Wade, ang mga taong ito ay tulad ng mga maliliit na bansa kapag ang ibang mga bansa ay umuunlad, sa tuwing sila ay nagmamadali sa pagsamba. Mukhang napaka-relihiyoso, ngunit ang bawat isa ay narito upang kumain at uminom ng sapat sa ating makalangit na kaharian, at pagkatapos ay kumuha ng ilang natitirang mga benepisyo upang mabusog. Ang pamilya Wade ay makikinabang sa pag-alis ng linya sa kanila." Nagsalita rin si Jong Kwon sa oras na ito, "Tama si Leon, maraming pamilyang panig ang umaasa sa mga mapagkukunan ng pamilyang Wade para suportahan ang parehong negosyo na ibinigay sa iba na gawin, maaaring nagkakahalaga lamang ito ng 100 milyon na ibinigay sa mga pamilyang panig ng pamilya Wade na gawin, ito ay maaaring nagkakahalaga ng 120 milyon na may ganoong side family, mas mahusay na gumuhit ng isang linya sa hinaharap." Sinabi ni Charlie sa malamig na boses, "Ang pagguhit ng linya ay tiyak na gumuhit, ngunit hindi dapat hayaan silang umalis ng walang talo." Pagkasabi niyan, tumingin siya kay Joseph at nagsalita, "Joseph, mamaya, ipalabas muli ng iyong mga tao ang salita. Sabihin na nakuha ng Cataclysmic Front ang buong listahan ng seremonya ng ninuno ng pamilya Wade sa pagkakataong ito. At lahat ng miyembro ng pamilya Wade na wala ngayon ay dapat magtipon sa ilalim ng Wade Rest Mountain bukas ng alas 8 ng umaga, at kung sino ang hindi maglakas loob na pumunta ay mananagot sa mga kahihinatnan." Kabanata 3557. Nang marinig niya ang utos ni Charlie, agad na sinabi ni Joseph sa malakas na boses, "Mr. Wade, huwag kang mag-alala, mag-aayos agad ang mga nasasakupan." Tumango si Charlie at Ninishon, sa tingin nila ay tapos na ang pamilya Wade at gusto nilang ayusin ang problema sa pamilya Wade. Kung gayon kung hilingin sa kanila ng pamilyang Wade na pumunta, tiyak na hindi sila darating, ngunit kung hilingin sa kanila ng Cataclysmic Front na pumunta, naniniwala ako na tiyak na hindi sila mangangahas na kumilos ng bastos. Nagtanong si Leon, "Young Master, paano naman pagkatapos nilang dumating?" "Gaya ng sinabi mo, hayaan silang lumuhad at umakyat sa bundok ng Wade Rest para magsisi. Imposibleng iligtas sila ng ganoon kasimple." Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay at nagsalita, "Mamaya ngayon, ang labas ng mundo ay makakatanggap ng balita na ang pamilya Wade ay nawala at tinanggap ang malupit na mga kondisyon ng Cataclysmic Front.
Kaya pagdating ng panahon, ang Cataclysmic Front ay direktang hihilingin sa kanila na kunin din ang kalahati ng kanilang pamilya, naniniwala ako na hindi sila ng ahas na tumanggi na magbigay. Tumaas ang kilay ni Jongkwon, bumula las, Charlie, ikaw, iinom mo ang dugo nila, kainin mo ang laman nila ah. Walang ekspresyong sinabi ni Charlie, iinuman ko ang kanilang dugo at kakainin ang kanilang laman, ngunit hindi sa aking sarili, ngunit sa pamamagitan ng Cataclysmic Front. Sa pagsasabing sinabi ni Charlie, pagkatapos makuha ng Cataclysmic Front ang kanilang mga ari-arian, sa pamamagitan ng mga channel ng mga kumpanyang malayo sa Pampang, ang pera ay ibabalik muli sa pamilya Wade. Nagkataon lang na gusto kong mag-ocean shipping, kung kukuha tayo ng pera sa kanila, gagamitin ko ito para makabili ng ilang dosen ng mga cargo ships, para maglabas hanggang ng 200 o 300 bilyon, hindi pa rin dapat maging problema. Iniligtas niya ang pagkamatay ng Cataclysmic Front, ang prente sa ilalim ng utos ni Joseph ang gagawa ng maruming gawain para sa kanya. Tanggapin na napakalakas pa rin ng deterrent effect ng Cataclysmic Front. Maliban dyan, si Joseph, kahapon ay hinayaan na iharap ang napakaraming malupit na kondisyon sa pamamagitan ng Harmon, kabilang ang kalahati ng ari-arian ng pamilya, ang buong Wade Rest Mountain ay kailangang ibigay, ngunit kailangan ding magsuot ng damit na nagdadalamati, at lumuhod. Gayunpaman, sina Andrew, Changyeon, isang grupo ng mga duwag at walang kakayahan na daga, hindi ba isa-isang nagmamadaling sumang-ayon? Ngayon, hayaan ang Cataclysmic Front na tanungin ang natitirang pamilya ng Wade ng parehong kahilingan, malamang na hindi rin sila ng ahas na sumuway. Saglit na nag-alinlangan si Jongkwon na may masalimuot na ekspresyon, ngunit mabilis na naisip ito at sinabing, okay. Hinayaan mo lang at gawin mo. Itong grupo ng mga walang utang na loob na bagay, karamihan sa kanila ay umaasa sa suporta ng pamilya Wade para magkaroon ng sukat ngayon, ngunit ang pamilya Wade ay nasa problema, lahat sila ay tumakbo ng napakabilis, hayaan silang magbayad ng isang presyo, ito ang nararapat sa kanila. Sa gilid ng ekspresyon ni Jonathan ay labis na kinakabahan, nagsalita siya, "Charlie, aking anak at apo, hiniling ko sa kanila na umalis, ako ay matanda na, handa akong mamatay kasama ang aking nakatatandang kapatid upang makilala ang mga ninuno. Pero bata pa sila, hindi ko talaga kayang manatili at ipagsapalaran ang kanilang buhay, kaya tingnan mo rin ang katotohanan na hindi ako tumakbo, harapin sila ng may mataas na kamay." Tumango si Charlie at seryosong sinabi, "Maaring manatili ang pangalawang lolo, talagang nakakaantig, ayon sa gusto mo, ang panig ng iyong pamilya, hindi ko ito hahabulin." Nang sabihin iyon, sinabi ni Charlie na may malamig na ekspresyon, ngunit maliban sa pamilya ng pangalawang lolo, walang sino man ang maaaring maging exempted. Nabuhayan ng loob si Jonathan at pinunasan ang kanyang pawis habang sinasabing, "Charlie, salamat talaga." Kabanata 3558. Sa puntong ito, iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay, at sinabi kay Joseph, "Joseph, kailangan kong pumunta sa Scandinavia ngayong gabi. Bukas ng alas 8 ng umaga ay tiyak na hindi na makakabalik, pagkatapos ay maglalaro ka ng isang palabas na one man para sa kanila sa ibaba ng Wade Rest Mountain. Hayaan mo muna silang isa-isa na kusang loob na ilabas ang kalahati ng kanilang mga ari-arian sa Cataclysmic Front, kung ibibigay ang pera, huwag mo silang pabayaan, hayaan silang magpatuloy sa pagluhod, hanggang sa bumalik ako." Iniangat ni Joseph ang kanyang kamay at sinabi, "Mister Wade, huwag kang mag-alala, gagawin ng mga subordinate mo." Pagkasabi noon, nagmamadali siyang nagtanong, "Mr. Wade, mas alam ko ang sitwasyon sa Europe at United States, gusto mo bang samahan kita sa pagpunta mo sa Northern Europe this time?" Kinaway-kaway ni Charlie ang kamay, "Hindi na kailangan, may mga magulang ka pa na kailangang ilibing, bukas ay luluhod ng tapat ang mga dayuhang kamag-anak ng pamilya Wade, ikaw na ang bahala sa paglilibing ng iyong mga magulang." Magalang na sinabi ni Joseph, "Ang iyong nasasakupan ay sumusunod sa utos." Bahagyang tumango si Charlie, "Mabuti, kung gayon ang lahat ng mga bagay ng mga dayuhang kamag-anak ng pamilya Wade ay ipauubaya sa iyo." Pagkatapos sabihin iyon, tumingin siya kay Jongkwon at mahinang nagsabi, "Lolo, sa pagkakataong ito para sa seremonya ng pagsamba sa ninuno, iligtas natin ang lahat ng nakakapagod at magarbong proseso. Kung ang puso ay hindi taos puso, ano ang silbi ng paggawa ng seremonya bilang engrandi at kahanga-hanga hanggat maaari?"
Tumango si Jongkwon at sumang-ayon, "Tama ka, ang pagsamba sa mga ninuno ay wala sa panoorin." Ngunit sa kabanalan, bago ang lahat ng mga tao ay ayusin ang pagsamba sa mga ninuno, ngunit sa kaganapan ng ilang panganib, karamihan sa mga tao ay tumalikod at ipinagbili ang mga lumang ninuno. Alam na ngayon ng mga lumang ninuno, hindi ko alam kung gaano sila magagalit, at ano ang silbi ng lahat ng karangyan at pangyayari ngayon. Ang mga nakaluhod na miyembro ng pamilya ni Wade, isa-isa, nahihiya, ay hindi nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo. Hindi sila pinansin ni Charlie at naglakad papunta sa harapan ng mga ninuno ng pamilya Wade, lumuhod sa magkabilang tuhod, tinitingnan ang daan-daang mga ninuno ni Wade at ang mga puntod ng mga magulang ni Charlie, at sinabi sa malakas na boses. Ang mga ninuno ng pamilyang Wade sa itaas, ang hindi karapat-dapat na apo na si Charlie, na gumagala sa nakalipas na 20 taon, ay hindi nakarating upang magbigay galang sa mga ninuno, sana mapatawad ako ng mga ninuno. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, ngayon ay isang bagong simula para sa pamilya Wade sa gitna ng isang krisis. Ang hindi karapat-dapat na apo na si Charlie ay opisyal ding bumalik sa pamilya Wade ngayon at pumalit sa posisyon ng Wade Family Head. Narito, nangangako ako sa mga ninuno ng pamilya. Mula ngayon, walang sino man ang papayagang lumabag sa interes ng pamilya Wade. At walang sino man ang papayagang lapastanganan ang mga ninuno ng pamilya Wade. Lahat tayo sa pamilya ay dapat kumilos para sa pinakamataas na interes ng pamilya. Ang iyong hindi karapat-dapat na apo, si Charlie Wade, ay sumumpa sa harap ng lahat ng mga ninuno ngayon. Gagawin ko ang lahat para gawin ang Wade family bilang numero unong pamilya sa mundo at tumayo sa tuktok ng mundo gamit ang iyong pangalan. Pagkasabi noon ay yumukaw si Charlie at humarap sa mga ninuno ng pamilya Wade at yumukaw ng 3 beses bilang paggalang. Tumapit din si Jongkwon sa tabi ni Charlie, lumuhod sa lupa, humarap sa puntod ng ninuno, at nagsalita, "Ang ninuno ng pamilya Wade sa itaas, ngayon ay nakabalik na sa wakas ang aking Wade family wanderer, si Charlie. Mula ngayon, wala nang direktang bloodline ng pamilya kong Wade na naiwan sa labas. Lahat ng direktang bloodline ay magkakasama na. Natupad ko na rin ang pangakong binitiwan ko sa mga ninuno sa huling seremonya ng mga ninuno." Sa pagsasabi nito, idinagdag ni Jongkwon, ang pagbabalik ni Charlie sa pamilya Wade ngayon at ang kanyang paghalili bilang pinuno ng pamilyang Wade, sa wakas ay mabibigyan ko na kayong dalawa ng kasiyahang paliwanag. Nagbabago, ngayon, ginawa ng iyong anak ang buong pamilya Wade sa ligtas na langit. Sa hinaharap, tiyak na maakay niya ang pamilya upang lumikha muli ng kaluwalhatian. Naniniwala ako na ikaw at ang iyong asawa ay dapat na lubos na gumaan sa kabilang panig. Tumayo si Charlie sa sandaling ito at dumiretso sa espiritu ng kanyang mga magulang, lumuhod sa lupa at tinitigan ang mga salitang, Changing Wade, at Margaret Ann, sa lapida, punong-puno na ng luha ang kanyang mga mata. Marahan siyang bumulong, "Tatay, inay, sa wakas ay makakabalik na ang iyong anak upang makita kayong dalawa ng hayagan." Nang marinig ito ng pamilya Wade, hindi naiwasang magulat ang kanilang mga puso, hindi sila sigurado kung ano ang ibig sabihin ito ni Charlie, maaari ba itong pumunta dito kanina. Sa oras na ito, walang pakialam si Charlie sa sorpresa ng pamilya Wade, tiningnan niya ang lapida at ang batang larawan ng kanyang mga magulang dito, na may matatag na ekspresyon na sinabi niya. "Tatay, nanay, mula ngayon, mamanahin ko ang pamana ni tatay, na humahantong sa pamilya Wade sa tuktok ng mundo. Kasabay nito, mahahanap ko rin ang iyong mga mamamatay tao, kahit sino pa sila, anuman ang kanilang mga kakayahan at pinagmulan, papatayin ko sila gamit ang aking sariling mga kamay upang ipaghiganti ang iyong dugo." Kabanata 3559. Nang si Charlie at ang pamilyang Wade ay natapos sa maikling pagbibigay galang sa kanilang mga ninuno, at kasama sina Lolo Jongkwon at bunsong tiyahin na si Layla. Dumating sila sa Shangri-La upang maghanda para sa piging para sa lahat ng mga kaibigan at kamag-anak na nasa bundok ng Wade Rest ngayon, ang labas ng mundo, na sumusunod sa mga paggalaw ng bundok Wade Rest, ay nakatanggap na ng balita. Nang malaman na sa wakas ay nakompromiso na ang pamilya Wade sa Cataclysmic Front, wala ni isa sa mga hindi nakakaalam ng kwento sa loob ang nag-alinlangan sa pagiging tunay ng balita. Kung tutuusin, kahit makapangyarihan ang mga mayayamang pamilyang ito, hindi nila posibleng talunin ang Cataclysmic Front, ito ang pangunahing pinagkasunduan ng lahat.
Higit pa rito, ang pinuno ng Cataclysmic Front, at ang pamilyang may matinding puot, ay hindi mapapatawad ang mga tao sa pamilya Wade. Ang mga side branch ng pamilya Wade na lumikas magdamag, pagkatapos matanggap ang balita, bawat isa sa kanila ay walang katumbas na pasasalamat sa loob-loob. Nagpapasalamat sila na mabilis silang nakareact at tumakbo ng mas mabilis, kaya nakatakas sila sa isang sakuna. Gayunpaman, bukod sa pasasalamat na nakatakas sila, nag-aalala rin silang lahat sa hinaharap. Ang mga side family na ito ay umaasa lahat sa pamilyang Wade para mabuhay, at ang pangunahing pinagkukunan ng kita para sa maraming sangay ay ang negosyong iginawad sa kanila ng pamilyang Wade. Pagkatapos ng lahat, ang bawat panig ng pamilya, mula sa pangunahing pamilya hakbang-hakbang, na kung saan ay tulad ng Jongkwon ay naging pinuno ng pamilya, ang kanyang kapatid na si Jonathan, ay may sinasadyang umalis sa pamilya Wade, upang lumabas upang magtatag ng kanilang sariling negosyo. At si Jongkwon dahil sa kabayaran o dahil sa pagkakamag-anak, natural na hindi maasahan ng kanyang kapatid na aalagaan siya. At hanggat maaari ay bigyan siya ng ilang mga mapagkukunan, upang hindi siya magkaroon ng ideya na ipaglaban ang ulo ng pamilya, ang pangalawa ay upang mapanatili ang pagkakamag-anak, habang kapag kailangan, ang mga malalayong kamag-anak na ito ay maaari ding sumugod upang tumulong. Ang pangangatwiran sa likod nito ay katulad na lamang ng mga sinaunang panahon ng ang prinsipe ng korona ay umakyat sa trono at inayos ang iba pa niyang mga kapatid bilang mga vassal na hari. Para sa mga side family na ito, kapag nawala sa kanila ang Wade family tree, ang kanilang sariling pag-unlad sa hinaharap ay maaapektuhan din ng husto. Gayunpaman, hindi naghihintay na huminga sila, inilabas ng Cataclysmic Front ang balita, tinanong ang lahat ng sideline ng pamilya Wade na ang mga pangalan ay lumalabas sa listahan ng seremonya ng ninuno ng pamilya Wade. Upang maabot ang paanan ng Wade Rest Mountain na nakaluhod na pagsamba, bukas ng umaga bago mag-alas 8, ang huli na pagdating ay nasa listahan ng pandaigdigang panganggaso ng Cataclysmic Front. Nang lumabas ang balitang ito, mas nabigla ang malalaking pamilyang ito. Hindi inaasahan ng lahat na hindi nasiyahan ang Cataclysmic Front sa pagsakop sa pamilyang Wade, ngunit maging ang mga side branch na ito ng pamilyang Wade ay hindi naligtas. At ang mga sideline na ito ng pamilya Wade ay desperado din sa sukdulan. Ang pakiramdam ng kaligtasan pagkatapos ng pagtakas ay hindi nagtagal at agad na napalitan ng kawalan ng pag-asa ng monghe na hindi makatakas mula sa templo. Wade pamilya ninuno seremonya malaking listahan, ay matagal na nakalista sa bawat isa sa kanilang mga pangalan, impormasyon ng pagkakakilanlan ay naitala sa mahusay na detalye. Halimbawa, ang pangalan ng tao, ilang taon, anong henerasyon, kung saan ang pamilya, sino ang ama, sino ang lolo, at pagkatapos ay ang mga ninuno kung saang sangay ng pamilyang Wade, ang lahat ng ito ay nakasulat ng malinaw gamit ang isang brush na nilublob sa vermilion. Dahil ang malaking listahang ito ay sinadya upang sunugin para makita ng mga ninuno pagkatapos ng seremonya ng mga ninuno, kaya walang sinuman ang manggahas na magkaroon ng anumang pagkataranta tungkol dito. Ngayon, ang listahang ito ay nahulog na sa mga kamay ng Cataclysmic Front, pagkatapos ito ay kapareho ng lumang ilalim ng bawat tao, ay mahigpit na hinahawakan ng Cataclysmic Front, kahit na kailangan mong tumakbo ay hindi mo dapat. Ang lakas ng Cataclysmic Front, alam na alam ng mga taong ito, kung gusto talaga nilang patayin, kasing dali ng kamay, kaya walang nang ahas na sumuwi sa utos ng front. Kaya, ang mga taong ito ay maaari lamang tumigas ang kanilang mga ulo, nangangamba na magmadaling bumalik. Natanggap ng mga anak at apo ni Jonathan ang balita sa pamamagitan ng satellite network sa pribadong eroplano pabalik ng Canada. 10 minuto pagkatapos matanggap ang balita, ang eroplano ay gumuhit ng isang bilog sa taas na 10,000 metro at umikot upang bumalik sa East Cliff. Kuwit-kuwit, Kabanata 3560. Samantala, napuno na ni Charlie ang kanyang baso at nagpasalamat sa lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak na isa-isang naruroon sa banquet hall ng Shangri-La. At ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak, kasama ang matalik na kaibigan ng kanyang ama na si Philip, sa oras na ito ay nakatingin sa kanya, at sila ay parang nakatingin sa Diyos. Ang unang toast ni Charlie ay kay Philip. Sa kanyang mga mata, si Philip ang pinakakarapat dapat sa kanyang paggalang, siya rin ang pinakamahusay para sa kanyang sariling mga nakatatanda.
Sa makatuwid, ngayon ang kanyang pamilya ng tatlo ay maaaring umakyat sa Wade Rest Mountain, si Charlie ay taos pusong nagpapasalamat. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, hindi niya maitago ang kanyang panunabik at sinabi kay Charlie. Charlie, ngayong kinuha mo na ang Cataclysmic Front sa ilalim ng iyong pamumuno, ang lakas ng pamilya Wade ang una na sa maraming pamilya sa China. Kung titingnan natin ang mundo, maaari bang kabilang sa nangungunang sampung? Ibinuko ni Charlie ang kanyang bibig at sinabi, malayo pa ang nangungunang sampung mula sa numero uno. Seryosong sinabi ni Philip, hindi mahalaga kung may puwang, ngunit dapat kang maging matatag at hindi matitinag, hakbang-hakbang. Sinabi, inutusan ni Philip si Charlie, Ruth Shield, ang lakas ng gayong pamilya ay masyadong malakas, ngayon sa ganitong uri ng oras, talagang hindi ko inirerekomenda na makipag-ugnay ka sa kanila ng maaga. Tumango si Charlie at ngumiti, Tito huwag kang mag-alala, pupunta ako sa Northern Europe sa pagkakataong ito, hindi ko sila lalabanan ng husto. Tutulungan ko muna si Helena na maibalik ang trono at makipag-ugnayan sa pamilyang Ruth Shield, siya nga pala, itatago ko ang aking pagkakakilanlan sa oras na iyon, huwag kang mag-alala. Nakita ni Philip na nagpasya si Charlie na pumunta, pagkatapos ay itinuro, Ruth Shield sa Europa at Estados Unidos na karaniwang kilala bilang old money. Ito ay hindi tulad ni Bill Gates, isang bagong henerasyon ng mga tycoon, bawat ari-arian, bawat stock ay nasa ibabaw, ito ay mas katulad ng isang malaking iceberg, nakikita natin ngayon, ngunit ang dulo ng iceberg. At ang talagang nagpapalakas dito ay ang malawak at komprehensibong pagtagos nito sa buong lipunang kanluranin sa nakalipas na ilang daang taon. Sa ibabaw, tila mayroon silang 10 negosyo, ngunit sa katotohanan, ang mga negosyong aktwal na kinokontrol nila sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, maaaring mayroong ilang libo. Ang kapangyarihang ito ay medyo nakakatakot na kahit na ang pamilya ng iyong lolo ay naranggo bilang isa sa tatlong dakilang pamilya sa mundo, ngunit ang mga ari-arian ng iyong lolo at ang mga maharlikang pamilya sa gitnang silangan ay maaaring hindi makalaban. Ruth Shield. Sa pagsasalita tungkol dito, pinayuhan ni Philip, Charlie, anumang oras, sa harap ng pamilya Ruth Shield, dapat kang maging maingat. Mataimtim na tumango si Charlie at sinabing, Tito huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang nasa puso ko. Sa sandaling ito, si Sarah sa gilid ay tumingin kay Charlie na may excited na mukha at tuwang-tuwang sinabi, Charlie. Sa iyong lakas, naniniwala ako na kahit ang pamilya Rothschild ay your icon sa ilalim ng iyong mga paa. Si Sarah ay orihinal na maliit na fangirl ni Charlie, at ngayon ay mukha na siyang masugid na tagahanga. Malumanay na tumango si Charlie at ngumiti, Sarah huwag kang mag-alala, darating din ang araw na ito sa wakas. Pagkatapos sabihin niyon, nagsalin siya ng isa pang baso ng alak at sinabing, Tito, Auntie Linan, at Sarah, gusto kong i-toast kayong tatlo, salamat ulit sa pagmamahal ninyo sa akin. Ang tatlong miyembro ng pamilyang Gu ay nagbuhos ng mga basoong puno ng alak at ininom itong lahat kasama si Charlie. Nakita ni Charlie ang pamilya Song at ang pamilyang ito na nakaupo sa iisang mesa sa hindi kalayuan, kaya sinabi niya sa tatlong miyembro ng pamilyang Gu, may iba pang kaibigan doon, pupunta muna ako at kumusta. Sige lang. Nakangiting sabi ni Philip, tandaan mong bumalik mamaya para uminom kasama si Tito. Sige. Nagpaalam si Charlie sa pamilya Gu at dinala ang kanyang baso ng alak sa mesa kung nasaan ang pamilya Song at ang pamilyang ito. Sa oras na ito, sinan ako, na pinagmamasdan si Charlie na palapit ng palapit, bagamat ang mukha ay maamo pa rin tulad ng tubig, ngunit ang mga mata na puno ng pagmamahal ay hindi maaring magkaila. Noong una, mahal na mahal niya si Charlie, ngayon sa sarili niyang mga mata ay nakita niya ang kanyang lakas, hayaan ang buong front na lumuhod sa kanyang harapan at humingi ng awa. Naramdaman lang niya na, kung hindi niya mapapangasawa si Charlie sa buhay na ito, o hindi siya magiging babae niya, kaya lang niyang mag-isa sa buhay na ito hanggang sa wakas. Dahil alam niyang wala ng ibang lalaki na lubusang mananakop sa kanya mula sa kamalayan gaya ng ginawa ni Charlie. Tungkol naman sa marangal at magandang warnia, lagi niyang hinihingi ang kanyang sarili sa estilo ng isang ginang, ngunit sa loob-loob niya ay nahulog din siya tulad ng isang maliit na babae. Pagdating pa lang ni Charlie sa harapan, tumayo ang pamilya Song pati na rin ang pamilya ito. Hindi makatayo sina ito Yuiko at Tinaka Koichi dahil nawala ang mga paa nila,
pero agad din nilang itinaas ang salamin nila at tinignan si Charlie nang may paggalang. At ang halos 200 tao na dinala ng kanilang dalawang pamilya ay sabay-sabay ding napatayo sa isang hampas. Kabilang sa mga ito, higit sa 100 nangungunang ninja, na karaniwang itinuturing na pambansang kayamanan sa Japan, ay nakatayo ng tuwid habang ang kanilang mga kamay ay mapagpakumbabang nakabitin sa mga gilid ng kanilang mga katawan, at ang kanilang mga leeg at ulo ay magalang na ibinaba ng 45 degree na may paggalang, mga mukha. Ito ang kanilang likas na reaksyon at kagandahang asal kapag kaharap ang isang makapangyarihang tao na kanilang iginagalang at kinatatakutan. Ang eksenang ito ay nakita ni Philip na hindi napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang asawa at anak na babae. Ang mga ninja na ito ay tila lubos na nakumbinsi sa lakas ni Charlie, at sa harap niya, hindi sila nang ahas na itaas ang kanilang mga ulo. Seryosong sabi ni Sarah, tama. Ang lakas ni Charlie ay mas malakas kaysa sa kanila, kaya dapat silang maging magalang. Marahang bumulong si Linan, nararamdaman ko na ang babaeng ito, at ang pamilyang Song, ang paraan ng pagtingin nila kay Charlie ay tila hindi tama. Pagkatapos sabihin niyon, tumingin din siya sa isa pang mesa sa hindi kalayuan, nakaupo si Zio pati na rin si Rolly, ang dalawang kapatid na babae, na bumantong hininga, at ang pares ng kapatid na babae mula sa pamilyang Su, tingnan mo si Charlie, medyo may problema din.